nakaramdam ko yung pinakamalakas sa palakpak, yan ang unang magiging milyonaryo. Good morning. Handa na bang yumaman? Yes. Ako sa likapan natin, bago yumaman, kailangan matuto muna hanggang handa mo na matuto. Tama ba yan? Yes. Napakaswerte ninyo. Sabi niyo kung bakit? Bakit? Huwag papaliwan sa inyo ngayon kung ano ang negosyo at kung paano gagawin na negosyo na grabe. Ito po'y napagaling na trainer. Pero siyempre, di ba? At para po mas hindi mahasayang ang pagpunta ng lahat dito, may konting rules lang. Okay lang ba yun? Yes! Mas masarap magturo, makapagpintuhan kapag yung kausap, sumasagot. Tama ba? Yes! Konting tanong, konting sagot. Pag gusto po malakpak, libre ang pagpalakpak. Because I believe that clapping, it creates positive energy. Milyo-milyo palakpak! May kasama sila! Sabi ko sa akin, di ba? Alam niyo po, sabi ko nga, no? Ngayon pala, congratulations sa mga atin. To Wednesday, para bang training day, may isa sa mga pinaka-importanting topic na pag-uusapan ngayon dito. Why? Marami kasi nagiging miyembro dito, paglabas, hindi malaman ang gagawin. So dito, importante step by step, how to do the business. Kung paano gagawin at kung bakit kailangan gawin. So sa akin lang, mag-focus ng lahat sa magsasalita ngayon. Wala mo na magkukwentuhan, wala mag-text, ha? Lahat nakafocus kayo. Maliwanag ba yun? Yes! Kaya magawin yun? Yes! Okay, lahat, makikinig. Yung mga nasa likuran, congratulations kasi kahit nakatayo kayo dito, believe me, paglabas mo mamaya after training, iba ka na mag-isip. Iba ka na mag-salita. Iba ka na mag-kabilos. Para bang feel mo, para bang napakayanan nyo na. Yan. Okay. Maraming magaling. Yung bakit ko, company, malaki ang naging contribution ng ating speaker ngayon dito. Ito po, pati ka na networker din po. More than 20 years, itong nag-network. Ibig sabihin, ang tuturo niya, hindi lang by theory o sa libro. Based experience. Itong taong to, ang dami na po ginawang multi-millionaire. Wow! Ito ang kasabihan, di ba? If you want to become successful in life, kailangan listen and follow successful people. Do you agree? Yes! You have to associate yourself at pakinggan ninyo yung tao mayroong resulta. Okay? Sabi ko nga sa inyo, marami itong pinayaman at ang laki na naging contribution sa paglaki at paglago ng ating company. Yes! Marami ginawang milyonaryo ito, yung mga top earners ngayon, yung mga nakasama sa top 20, mga SOF, ito po ay dumaan sa mga trainings niya. Okay? So sa akin lang, kung ano ang future ng mga top earners, yun ang future ninyo. Dito ha, kung ano ang present situation sa mga mayaman, yun yung future. Handaan ba kayo? Handaan ba kayo? Handaan ba kayo? I-welcome natin ang pinagpapagaling na speaker sa milyon! Sa milyon! Sa milyon! Sa milyon lang! Makinig, makinig sa milyon! Lalong humina. Hello, test mic, test mic. Yan, yan, okay na. Thank you, brother. Alright, so good morning po, brother. Good morning! Mahina, mahina, good morning! Good morning!
may safety protocol pala tayo, no? Di ba dapat nakamask? Ako yung hindi nakamask eh. Kaya lang ha, na-excite ako eh. Pakiwakan natin siya. Hawakan mo na ang mic ng mga milyonaryo, kasunod ka na dyan. Ayan, hello, Testman. Medyo taas mo pa ng konti kasi mas mahina yung sound pagka may mask tayo. Pero dapat tayong sumunod sa protocol talaga. Alright, so thank you. I can see familiar faces, yung mga present din last Friday. Thank you very much. Hindi nabanggit ni VP Arnel, on Friday, 5 p.m, may training siya. Pero sa 7th floor na. Yeah. Sa 7th floor na. Medyo, mga 200 kasi to eh. Parang mga 100 something na madadagdag doon. So, medyo marami-rami tayo doon sa 7th floor. That's on Friday, 5 p.m, si Sir Arnel MP ang magte-training doon. At sa mga succeeding na I believe Wednesdays and Fridays, doon na rin mangyayari. Pero dito, tuloy pa din yung mga 1 p.m. at saka yung 7 p.m. na mga presentation ng marketing plan natin. Okay, at saka minsan 3 p.m. yung OVI. Alright? So by next week yan. Okay, dito tayo ngayon. Mas marami ang baguhan, I believe, no? Kasi konti lang yung familiar na nakikita ko yung faces. Sino yung first time siguro kasi sa Zoom eh, baka naka-attend na sa atin eh, no? O kaya sa FB Live. Pero yung first time personal akong ma-attendan live, personal. Yan. O konti lang pala. Yung iba saan? Sa FB Live. Nakakapanood. Yung mga hindi nag-tas ng kamay, ano kayo sa lipunan? Hindi ka sari? Parang nag-iisip pa eh. Saan ba nakita itong mga mga sige. Yung madalas sumakita sa GMA7 at sa ABS. Baka doon iniisip eh. Ito yun eh. Yung binubugbog ni Cardo eh. Diba? Mga gano'n. May probinsyano ba? Ha? Meron ba? Marami. May probinsyano, marami. Yung nakabas na probinsyano, meron pa ba nun? Oh. Yung iba hindi alam. Kung may probinsyano pa, very good yun. Ibig sabihin nun, hindi ka nagsasayang ng oras. Ha? Eh, di ba, meron pa. Nanood mo kagabi, tingnan mo yan. Walang income yan. Di ba? Hindi. Ganyan-ganyang bisyo lang yan. Eh, kahit naman na nagawin mo eh, pero huwag mo lang kalilimutan yung negosyo mo. Okay ba yun? Yes! Okay, pakibuksan para ano tayo. Yung clicker nga pala, wala pa sa akin dito. Na kanina yung clicker. Yun lang, nakalimutan. Pwede naman, dipitik na lang nyo. Uso naman yun, di ba? Everybody, don't clap. Claps na. Oh, di ba? Hindi kami, wala kami sa order, di ba? Ay, easy. Maraming gusto mag-tiktok kami, ayoko nga. Baka lalo sumikat. No? Hintay lang natin yung clicker, ano? Di ba? Abot naman din dyan. Anyway, our topic for this afternoon. Okay, maglala. Mga 1 hour lang tayo nito. Let's talk about yung tinatawag na new empowered consumer. Ikaw yun, orientation. Sabi ni Sir Arnel, paglabas mo rito, at least may idea ka on what to do and how to do the business. At ikaw mismo, ano ba dapat yung diminor? Ang hirap ng nakamask, ang hirap. Na parang ano, nakatapos ng hangin. Pero pag natanggal ka naman ng mask at nadali ka, tapos din ka rin ang hangin, ano? Saan tayo lulugar talaga? Ang bihirang buhay ito. Lahat ba? May vaccine? Yes! Yes, kahit wala. Wala naman, di naman malalaman talaga kung sino eh, di ba? Tsaka may taong gusto, may taong ayaw. Hindi mo pwedeng kontrahin kung ano yung gusto at ayaw, di ba? Pero bahala na, ingat-ingat na lang tayo. Sige! So, ang pag-uusapan natin, kahit ako, motivation ko, at the end of the training, uuwi kami baon, as always. Hindi mo man maintindihan lahat, it's okay, understandable yan. Kahit naman kasi ng estudyante tayo, di ba? Buong taon kang nag-aaral, wala kang nang natutunan eh. Sinisisi mo pa yung professor mo, tama ba?
Oh, galit ka pa eh. Wala akong natutunan sa professor na yon. Kasalanan pa ng professor pag walang natutunan. Okay lang yon. Ako expect ito, ilang topics to. Kung isa lang o dalawa lang maintindihan mo o kahit kalahati lang ng isa, okay na yon. Ang importante, magpabalik-balik ka. Aha? Dapat huwag mong pagsawaan yung training. Alising ko naman eh. Kailangan talaga ako eh. Yeah, bahala ng Diyos sa akin. Diba? Bahala lang. Yan, yan, yan. Tsaka parang ang hirap din ng ano eh. Yung hindi nakikita yung full reaction ng mukha mo eh, no? Pagka nagpapaliwanag na. Kayo nga, ang gaganda nyo, ang popogi dahil puro mata lang na nakikita ko eh. Huwag nyo lang tanggalin ha. Pag alam mo medyo alaman ka. Diba? Kasi maraming tuwang-tuwa sa mask, sa totoo lang. Tama ba? Bukod sa protektado ka na, gumaganda ka ba? Pumupogi ka. Kasi ang mata talaga, ano yan eh, standard yung mata. Di ba? Parang relate na relate ka ate. Mukhang maraming ano na budol sa Facebook ba? Yeah? Yung miss, ang ganda mo naman. Yeah. Nung tinanggal yung mask, oh, wala na, unfollow ka na. Ang matindi, blinak ka pa, ano? Ay, biro lang, ha? Yung sinabi ikaw, ha? Baka yung katabi nyo. Biro lang. Tingnan nyo, kung Pilipino talaga, kumikita sa kalokohan, milyonaryo lahat, eh. Kasi sa kalokohan, talagang attentive, eh. Pero pagka procedural na, training na, yeah, skills, di ba? Di ba? Itong dapat gawin. Pero pagkakalukoh. Okay lang yan, marami nang umaman sa kalukohan. Pero tayo, walang lukohan. Tama ba? Hindi natin sasayangin yung 16 years na experience ng company natin. Tama yung sinabi ni Mr. Limpin kanina, no? For 16 years ang ating company, by the way, we celebrated the March 18 ng ating 16th anniversary. Palakpakan naman natin ang mother company natin ng Indiocar. High-tech na ngayon, no? Nung kami nagsisimula sa networking, ang hawak namin, ballpen, notebook. Ngayon, tingnan mo, selfie stick. Diba? Talaga may stand pa, oh. Talaga nga tinamad ng hawakan. Yung stand na lang, ngayon. Ha? Para talaga na, okay lang. Nung araw, meron pa akong tape recorder. Pinapatong namin sa speaker. Diyan mo sa ibabaw. Para record na record talaga lahat ang sinasabi ng trainer. Eh, no? Pero okay lang yan. In any form, ang importante, nakikinig ka. May hawak ang video, meron kang sinusulat. Ang importante, nakikinig, ha? Warning lang, again, katulad ng sinabi ko last Friday, I admire yung may mga ballpen, may mga notebook. Okay lang yan. Pero be attentive more dun sa sinasabi ng trainer. Huwag dito sa PowerPoint. Kasi kahit makopya mo yan, pati yung font, yung logo, yung kulay, makopya mo lang pati ito. Ito wala nang kinalaman to eh. Diba? Pero pag yan nakopya mo, at wala ka naintindihan, bali wala. Tama ba? Yes. O, diba? Kaya mas maganda, ang isusulat mo lang yung naintindihan mo. Ha? Kasi ito, yung kulay, walang kinalaman yan. Green tsaka pula, walang kinalaman yan. Diba? Baka sabihin nyo, meron tayong in-endorse, wala. Basta yan, may pula at green. Nagkataon lang. Kasi ang blackboard nung araw, green. Tama? O, eh, favorito, green. O, diba? Tapos pula. Wala tayong in-endorse. Pula at green. Right? training to, wala tayong ini-endorse, mabira ka naman. Hindi na kita tatanungin na bakit pink yung buhok mo. Hindi kita tatanungin. Walang pakialaman, bakit ba? Walang pakialaman. Ba't ka nakapula, o? Oh. Diba? Basta ito, green at pula. Alam nyo, hindi tayo dapat nagtatalo-talo. Una-una, hindi ka kilala ng kandidato mo. Tama ba? Huwag tayo magtalo-talo. Dapat tayo lahat may unity. Peace lang. Peace. Huwag na magtalo.
May unity pa kayo. Unity. Peace. Ayan, ha? So, ang ganda ng... ganda nyo, ha? Dilaw, ha? Ang ganda. Dilaw. Ganda yan. Sabi siya, hindi nga nag-indos, panino man ang tira. Eh, biro lang. Sa totoo lang, eh, sa mga binanggit ko, umulay, wala naman talaga dun yung nasa sa puso ko. Wala. Nasa bahay, eh, nasa puso ko. Naniwala naman ka. Okay. Sino gusto maging milyonaryo? Wala sa kapay. Dapat alam mo yung gagawin. Tama ba? Yes. Second question, handa ka bang maging milyonaryo? Yes! Talaga? Yes! Siguro iba, nagpapaisin. Ano nga ba gagawin? What made you attend today? I believe yung paniniwala eh. Yung pinangahawakan mo yung paniniwala. Kasi meron ka nang nakitang ebidensya. Tama ba? Yes. Hindi ka naman mapapa-join dito kung wala ka nakitang ebidensya eh. Diba? Yes. Kaya kami, no, pag nagsalita kami, medyo patawarin nyo na kami dahil may konting yabang na eh. Pag nagsalita kami, may konting puwersa, may konting parabang pangungulit na. Kasi we've seen na yung mga tao na nabagong buhay talaga. Nakita namin first hand, yung walang-wala, tapos nabago ang buhay. Kaya ganito kami magsalita. Kasi ibang-iba ang tono kung walang ebidensya eh. Tama ba? Yes. So wala na barangay dito, na barangay na. Nagreklamo na sa barangay. Ha? O, parang tinamaan na naman dyan. Ito. Pero, guilty na na, tinuturo nyo pa. Di ba? Sa barangay, ganyan eh. Ang unang tanong nung nag-iimbestiga, meron ka bang ebidensya? Pag wala, walang kaso. Tama? Pag may ebidensya, tuloy ang kaso. Ganun din dito. Yayaman, milyonaryo, nagkabahay, nagkakotse, pag nagtanong ka, nasan, ay baka matabunan ka. Sa sobrang dami, di ba? Pag pinatawag, ay, hinahamon mo ba lahat ng nagkakotse? O, sige, gusto mo, papuntay ko sa bahay niyo, magpapakain ka. Di ba? Sa dami ng may kotse, sa dami ng naging milyonaryo. Ang point, naiyayabang na natin yan. Tama ba? Kasi, nangyari na, at sigurado mangyayari pa. Why? Because meron tayong pinaniniwalaan na nangyayari na talaga. Ang tawag doon sistema. Sige, palakpakan mo. Ang tawag doon, sistema. Tama? Yung sistema, more one of the system, pinag-usapan last Friday, doon sa ating isang klase pang orientation, yung NECO na tinatawag. Ano? So dito ngayon, more on the culture tayo. Kasi napaka-importante po na tugma ang ugali mo, ang skills mo sa sistema that would create the right culture. Kasi pag tama ang skills mo, tama naman ang ugali mo, yung sistema mo, ito ginagamit mo, yung sa ating company. Kaya lang pag wala ka sa tamang kultura, baliwala lahat. Baliwala lahat. Kaya kailangan pumasok ka rin doon sa tamang kultura. Last Friday, topic natin, ikaw ang papasok sa sistema. Ngayon tayo, papasok sa tamang kultura. Tama? Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo. Mukhang foreigner ba? Kasi pag foreigner yan, foreigner, mas iba ang kultura yan. Tama ba? Pero wag kang mag-alala, we're not talking about ethnicity. Hindi natin pag-uusapan yung kultura mo sa Luzon, kultura mo sa Visayas at Mindanao. Sasabihin natin, ang pag-uusapan natin yung kultura natin dito sa AIC. Dito sa office natin na nagre-resonate o cascaded sa buong Pilipinas and outside the Philippines, basta may company tayo, ganun talaga yung kultura. Literal, sinasabi nila, ano bang kultura yan? Yung parang baliw? Parang baliw saan? Sa pangarap. Di ba? Kanina, 1 million kung makapalakpak ka, di ba? Di ba? May dahilan ba yung palakpak mo? May pangigigil ba yon? Kasi nararamdaman mo, parang pag sumabay ako dyan sa 1 million, 2 million, 3 million, parang pakiramdam mo, bayad lahat ng utang mo eh. Di ba? Pero pag uwi mami yan, kaya ako kung pambayad. Parang ganyan. Kaya nga dapat, gawin mo ng tamang negosyo para talagang totoo yung kultura sa iyo. Kasi we're giving hope, we're giving more perspective sa buhay, we're opening more horizons. Yan ang ginagawa ng company natin eh. May tumutulog telepono, saan ba yun? Baka pinapatawag na ako sa Malacanang eh. Diba? So, yan ang ino-open natin sa
sa lahat, ano, sa isip, pumasok sa tamang kultura. Magbibigay pa ako bago mo simulan yung slides. Ano ba, paano mo malalaman na nasa tamang kultura ka? Number one, yung pagsasalita ng good morning kahit gabi, dapat normal na lumalabas sa'yo. Yung malaki, hindi ka na nahihiya. Diba, yung tipong may kakausapin ka, gabi mo minute, good morning, kasi pagpapaliwanag ka pa ng parang sobrang desperate ka nagpapaliwanag. Hindi na dapat eh. Kasi pag binati mong good morning, at medyo tumawa siya, huwag mo na i-depensa. Ituloy mo na yung intention mo pakikipag-usap. And later on, pag natapos, magandang latak mo, maintindihan niya kung bakit good morning. Tama ba? Yes. Eto, huwag. Sige, tuloy mo. Eto ang huwag mong gagawin pag nakipag-meet ka sa labas. Bawa, dalawa audience mo. O tatlo. Kasi yan ang, ano, yan ang ratio natin, ha? 1-3 lang ang maximum na dapat kaharap mo. Kung may kasama kang isa, very good. Pero kung nag-iisa ka lang, 3 lang. Pag 4-5, bitbitin mo na rito kami nakakausap. Tama ba? O kaya, si-upline mo. Pero kung 1-on-1, very good. 2-on-1, very good. Pero kung may kasama ka, okay lang yun. 2 kayo, 5 sila. Okay lang. Ito huwag niyong gagawin. Yung nasa labas kayo, 1-on-1, 2-on-1, ituturuan mo pa ng 1,000,000. Diba? Brad, gawin natin ito bago tayo magsimula. 1,000,000. 2,000,000. Sipin mo, nasa Starbucks yun, nagaganan tayo. Huwag naman, baka tumawag yung manager ng ambulansya, madampot pa kayo pareho ron. Ha? Huwag ganon, ha? Dito lang ginagawa yun, dito lang. Ibang kultura sa labas, pagdating sa excitement, huwag kang gigil na gigil. Ha? Kasi dito, gumaganyan ka pa eh. Ikaw to, ha? Pag nakakawal ka, ito, ha? Gumaganyan ka pa eh. Sa labas, huwag kang gano'n, ha? Sa lamesa, ikaw to, pare, pag may sumasyo, ha! Medyo itotono mo, no? Marami rin kasi nare-reklamo sa ganyan, eh. Tatanong sa akin, no, sir, ang ganda ko, ang galing ko naman mag-present, ba't din sumasali? Ano ba, ginawa mo? Ganun nga. Grabe, sir, oh. Pinag-good morning ko talaga, eh. Tsaka yung whoop, yung windows of opportunity. 1,000,000, sabi ko, ilang kayo? Puno ba yung Jollibee? Hindi, tatlo lang kami, eh. Oo, gano'n, di ba? Dapat nasa tono rin ng kultura. To summarize yung sinasabi mong kultura, dapat ikaw lagi kang excited. Tingnan mo yung katabi mo, tingnan mo. Mukha bang excited? O expired? Di ba? Bakit dapat laging excited? Kasi ang resulta ng pagiging excited, you are waiting for something good to happen. Ulitin natin, ha? English kasi, baka hindi naintindihan ng iba. Bakit ka laging excited? Because you are waiting for something good to happen sa sarili mo. Bakit? Yun yung nakita mo, eh. Yun yung nakita mo sa mga videos, yung in-explain, mga video ng mga awardees, may nakakotse, may tumanggap ng mga milyon, nakapag-abroad, libre. Even Philippines travel, kasi libre, pagka may PGI ka, nakikita mo yung future mo, eh. So, dapat lang excited ka. Especially, pag ang intention mong pumag-usap ng tao, I mean, kinalaman sa negosyo mo. Tama ba? Kasi sa simula pa lang, dapat makita nung kausap mo yung future niya. Eh, paano yung sir? Hindi pa naman ako kumikita. Madalas ganyan, eh. Hindi naman kailangan top earner ka. Hindi naman kailangan kumikita ka na bago mo simulan yung tamang kultura. Hindi. Dapat na mas gigil ka, eh. Dapat mas kitang-kitang interest sa'yo dahil hindi ka pa nga milyonaryo. Nagsisimula ka pa lang. Kasi, more often than not, tandaan mo ito. Kung ano ang nakikita sa'yo ng kausap mo, dalawang side lang yan. It's either negative or positive. Ang negative, wala tayong magagawa. Baka may problema sa pag-iisip yung kaharap mo. Yung tipong pinakain mo na, kinuwentoan mo na magagandang kwento sa buhay, mga gumaling sa produkto, yumaman, pero nakikita pa rin, mahal ng gasolina. Ang nakikita pa rin, eh, mga negative sa kalsada, di ba? Mainit ang panahon, pag ganyan, de-depresya yan. Huwag mong ipilit yung effort mo. Always remember, ang lagi kong sinasabi, we are not in the business of convincing people. We are in the business of sharing the good news. Ulitin ko, English kasi, ang sarap pakinggan. Di ba? We are not in the business of convincing people. We are in the business of sharing the good news. Hanggang doon lang tayo.
Maghatid lang tayo ng magandang balita. Pag tinanggap, very good. Pag hindi, thank you. Tama? Yes. See you next time. Huwag mong maawain. Ha, baka pag ina-reneject ka, eh, parang nakakarlit. Sinuntok mo, no? Langyaka, malmalang apirito. Hindi ka sasali. Huwag ganun. Lagi ka magpasalamat. Ha? Dahil lagi mo rin sinasabi, pag ang tao reneject ka, para pampalubag loob mo, lagi mong iisipin, di ba, ang ganda ng presentation mo, linatagan mo na maganda, nagmerienda pa kayo, nakaporma ka talaga, pero ayaw pa rin. Ang lagi mong iisipin, hindi ikaw ang inaayawan. Ang inaayawan, yung ino-offer mo, ganun lang yun. Ayaw niya nung kitaan na gusto mo, eh. Ayaw niya nung buhay na gusto na pinakikita mo. Madaling salita, yung ino-offer mo, ang ayaw niya, para magaang sa dibdib mo. Tama? Pero after 3 months, nakita mo, sumali sa ibang tao, malamang ikaw talaga ayaw. Di ba? Wala na tayong magagawa doon kung ayaw sa'yo. Tama ba? Kung ayaw sa'yo, tama nung wala tayong magagawa. Ganun din naman sa buhay, di ba? Boys, lahat ba nang nagustuhan yung babae, ginusto kayo? Yes! Ayan, hindi ko na-experience. Hindi, biro lang yun. Pero sa totoo lang, di ba? Lahat ng crush mo, hindi ka naman pinansin eh. Kahit mga girls din, to boys, di ba? Ang daming gusto, to crush ko to, pero hindi naman kayo nakatuluyan. Talagang ganun. Pag ayaw sa'yo, ayaw talaga. Huwag mong pilitin, lalo mga lalaki. Pag ayaw sa inyo, huwag niyong ipilit. May kaso ka dyan. Pag pinilit mo yan, tama? Illegal entry. Kaya kailangan, wala kang ipipilit. Bakit? May kaso yan. Tandaan mo ro, di ba? So, ganun po ang treatment sa negosyo, no? Huwag tayong, dapat lagi lang tayong on the positive side. Masaya, we're giving hope, pinakikita natin yung good news, at pabayaan natin yung pag-usap natin na mag-desisyon palagi. Alright? Galing, ano? Intro pa lang yan. So, andar tayo. Ano mga pag-uusapan natin dito? Ang ating topic ngayon, ang gusto natin masagot, yung understand the business and starting the business. And most probably, kahit member ka na, ganito pa rin ang itsura mo. Not literal, pero ibig sabihin, may marami kang tanong. Tama ba? Siguro yung iba sa inyo, may downline na, tsumeki na, nakabenta na, pero marami pa rin tanong. Wala masama doon, dapat nga lang ganun. Huwag kayong mag-alala, kahit Hall of Famers na, may mga tanong pa din. Walang perfecto, walang 100%. Meron lang talagang mabibilis at masisipag. Tama? And on the process, habang nagsisipag, mabilis kumilos, gumagaling sila. Kaya madali silang kumita ng milyon. Huwag mong isipin sarili mo eh, kasi ano eh, mababa lang na pag-aralan ko eh. Eh, wala, kasi ano eh, hindi ako ganun kaganda eh, hindi ako ganun kapogi eh. Kaya sila mga top earner. Wala po sa itsura yan. Wala. Nasa paggalaw mo yan, nasa pagtrabaho mo yan. Nasa pagtanggap mo ng responsibilidad, sa pag-intindi mo sa negosyo, yan ang lagi niyong tatandaan. Wala ito sa aral, sa itsura, o whatever na sinasabi. Mabugulat ka nga eh. Nung panahon namin, nung kami nagsisimula, obligado kami, ganito lagi ang pormahan, ganito. Tapos, ito, natutuwa nga ako sa generation ngayon, di ba? Hindi naman tayo big event, training, pero mga naka-code, nakakatuwa yung mga ganyan, nagre-revolutionize na talaga. So, konting effort din, di ba, sa itsura, lalo na kung alam mong hindi ka ganun ka-presentable. Di ba? Kailangan, konting effort din, lalo na yung bango, no? Importante yung bango eh. Amoy mo nga yung katabi mo. Amoy araw. Ito, sample lang, ha? Sample lang. Sa itsura mo ngayon, sa forma mo ngayon, sa forma mo ngayon, sa palagay mo, sino dito yung kayang-kaya makapag-close ng megaverse, kasang babae? Sa forma mo ngayon. Ayan. Parang duda. Ulitin yung tanong, ha? Sa forma mo ngayon. Tingnan mo yung sarili mo. Tingnan mo yung katabi mo. Sa palagay mo, sino yung kayang-kaya makapag-close ng megaverse kasang gamay? Hindi pa rin tayo. Mas marami malalakas ang loob dito, ha? Diba? Alaming ganyan, ano? Bago ka umalis ng bahay, bago ka umarap sa prospect mo, tanungin mo na yung sarili mo. Kung itsura pa lang, eh, kayang-kaya mag-close ng deal. Why? Because I always believe, sabi ko nga kanina, di ba? Nasa presentation, nasa pagsasalita, hindi yan kung ano eh, hindi yan kung tawag dito, kung ano yung itsura mo lang, hindi lang yun eh. Importante yung whole package mo eh. Kasi ako naniniwala,
ang closing mo talaga sa bawat transaction mo, yung binibigay mong first impression. Yung binibigay mong first impression, yan talaga yung magpo-close. Maraming nagugulat, halimbawa, classmate mo, matagal na kayo hindi nakikita, bigla mong in-invite, may pre-present ka, nakita kayo somewhere else, biglang nakita yung forma mo. Bang, kakaiba to si classmate na yun ah. Meron ka agad pumasok sa isip niya na may nabago sa buhay mo. Hindi ka pa nag-pre-present, gusto niya na yung nakita niya. Done deal na, mamimili na lang ng package. Tama? Kung pop package yan, kung 10-5 yan, o nasa easy first package yan, or OVI. So, nandun na lang sa mamimili. Kasi, na-close deal mo na eh. Hindi ka pa nag-pre-present, hindi ka pa nagkukwento. Kaya napaka-importante. Isa yan sa mga tanong na laging, common naman yan eh. Magaling ako magsalita, magaling ako mag-present, pero somewhere talaga may kulang. Kaya, always dapat nag-i-improve. Kaya lagi namin din ini-encourage na kahit sino trainer, kahit sino speaker, umatin ka kasi you will learn something. At yung mga something na yan, pag pinagsama-sama mo yan, dadamit-dadami yan at magagamit mo yan sa mga future endeavors mo. At yung ikaw din eh, bilang isang upline, dapat punong-puno ka ng knowledge eh. Dapat punong-puno ka ng knowledge eh. Kasi dyan din huhugot yung mga magiging downlines mo. Always remember, lagi natin sinasabi, this is a copy business. So make sure, may kukopihin sa'yo yung downline mo. Kasi pag walang kinopihan yung downline mo, hindi lalaki yung grupo mo eh. Pag hindi lumaki yung grupo mo, hindi ka rin lalaki. Alright? So yun lang mga ilang questions pa. Marami pang questions yan, isa-isay natin. Itong pinakamatindi. Dahil ito, hindi lang tanong ito. Ang nakalagay nga dyan, pagka yung duda mo at yung takot mo, eh hindi na ayos. Ito yung nag-lead in despair and complete loss of absence of hope and the start of every end. Pag hindi nawala ang duda, pag hindi nawala ang takot sa sarili, kahit siguro disipulo ang mag-ano dito, ang mag-lecture dito, kahit sinong santo ang mag-lecture dito, walang pupuntahan ang karir mo, no? Hanggat hindi nawawala ang duda at takot. Question, kanino ba may duda at takot? Sa kumpanya ba? Sa produkto ba? Kasi pag-uusapan natin, kumpanya, produkto eh. Pero kadalasan ito, hindi natin napag-uusapan. Ang pagdududa, takot sa sarili. May ganyan eh. Hindi aamin yan. Magtanong man ako dito, walang aamin na nagdududa sa sarili. Pero more often than that, ikaw nakakaalam yan. Alam na alam mo yun eh. Pagising mo sa umaga, may meeting ka, ano naglalaro sa utak mo? Kaya ko ba to? Okay na kaya ang sasabihin ko? Enough na kaya ang knowledge ko? Pagkayaan ay laging nasa iyo yung pagdududa, mawala yung self-confidence mo, eh walang pupuntahan talaga ang karir mo dito. Fear of what? Yung sinasabi natin kanina, rejection. Hindi ka dapat natatakot sa rejection kasi rejection is normal. Sabi mo nga, rejection is normal. Parang gutom yan, dumarating. Normal yan eh. At syempre, ang gutom ay lumilipas. Ganun din ang rejection, lumilipas yan. Kasi tanda mo, hindi lahat ng kakausapin mo ay maniniwala sa'yo. Hindi lahat ng kakausapin mo, gusto yung ino-offer mo. Maraming factors yan eh. Pwedeng wrong timing ka. Maaring yung kausap mo, wrong person sa oras na yon. Maaring ikaw din yung wrong person sa oras na yon. Bawa yung kausap mo, kaka-promote lang sa trabaho. Kaka-increase lang ng sweldo. Tapos healthy yung kausap mo. Meron pang vacation. Sige nga, kausapin mo tungkol dyan. Malamang baliwala lang ang sasabihin mo. Kasi yung ino-offer mo at present meron siya. Tama ba? Sir, ang ibig bang sabihin, maghanap kami ng mga walang ano? Yung walang bonus, hindi umangat ang buhay. Hindi ko sinabing ganun. May timing lang. Tama ba? Hintayin mong umuwi galing sa vacation dahil wala ng pera yun. Tama? Dahil yung increase napunta sa vacation. O, tsaka mo ba natin? Alam mo, sa amin, pag ikaw nagkaroon ng incentive na travel, libre. Ibang-iba. Yun ang timing na sinasabi. Tama? Tsaka alam mo, dyan, bakit ka nagkaroon ng incentive na vacation? Kasi, 6 na taong kang walang day off. 24 hours ka naka-duty, kahit nasa bahay ka na, utak mo nasa trabaho. Sa negosyo namin, merong time freedom. Ano yun? Explain ko na last time, time freedom, pero for the benefit ng mga
Wala nang Friday. Ang time freedom, pag ako tinanong, simple lang. Ano ba ang time freedom? Ganito lang. Matutulog ka sa oras na inaanto ka. At gigising ka pag gusto mo na. Yun ang time freedom. Pero hindi mo magagawa yan kung walang laman ang bangko mo. Tama ba? Kung walang laman ang pinag-iipunan mong alkansya. O kung saan mo man tinatago ang savings mo. Tama ba? Ang hirap nun, puro matulog, wala kang savings. Ang hirap nun, tama ba? Unang-una, hindi ka matulog pag wala kang pera. Di ba? Totoo, totoo. Nako, ang tulog mo nun, puro ano lang pala ba? Yung, may, ha? Naglakad lang yung langgam, dinig mo. Di ba? Gising ka kagad. May gumanyan lang sa pinto. Nako, yan na Bombay. Di ba? Pag dumorbel, ding, ding, nako, yan ang meral ko. Di ba? Kaya madaling na inaatake. Pero pag ikaw may savings ka, tapos ang utang mo, wala naman, simple lang. Hindi naman pwede wala kang utang. Pero yung sabihin, affordable, aba makakatulog ka mahimbing. Tama? Hindi pa mainit ulo mo. O, tingnan mo yung katabi mo, tingnan mo. Tingnan mo. Puyat yan, puyat. Hindi nakapagtulog yan, di ba? So, do away of the doubts and fears. Later on, pag-usapan natin yung sa company and product. Pero ikaw muna sa'yo. Ano ba pinagdududahan mo pa sa sarili mo? Kung ang duda mo sa sarili mo, eh para lang sa mga may aral to, para lang sa mga magagaling magsalita, alisin mo na yan, alisin mo na. Mahihiyain ako, hindi ako pwede rito. Eh Diyos ko, ang dami na pong milyonaryo, ganyan din ang sinabi nung una, mahihiyain po ako. Ngayon, puro walang yan eh. In a good way. Ha? Hindi yung walang yang salbahe. Walang hiya in a good way. Paano yun? Naglalakad lang sa mall, may nakasalubong, uy, classmate. Ay, hindi classmate. Ay, hindi, batch lang pala kita. Ay, hindi, sorry ha. You look familiar, by the way, ang mga pala si Galito. Ano ang pangalan mo? So, may pasensya ka na, na-storm mo kita, bigyan na lang kita ng calling card ko. Okay, yung number mo, pagka ano, babi ako sa'yo. Pag nakuha mo yung number, mabilisan lang yung budol ang budol. Pag nakuha mo number, may bago kang prospect, tama? Sa Facebook, ganun din, di ba? Panayansin ko ng message, no? Hello, I'm offering ganito, ganito. Yung iba naman, diretso. You look familiar, di ba? Para magkaroon lang ng conversation. Yun yung walang ya in a good way. Kasi hindi pwedeng mahihain talaga. Tandaan mo, hindi tayo restaurant na pag binuksan, tayo maghihintay ng taong pumasok at titikman ka. Eh, titikman yung pagkain. Di ba? Hindi tayo restaurant. Tayo ang maghahanap ng tao para gustuhin yung negosyo at produkto natin. Kaya bawal ang mahihain. Tingnan mo yung katabi mo. Sabihin mo, hindi naman bagay sa inyo. Huwag ka nang mahihain. Di ba? Sasagot pa yan, bakit? Kapal naman ang mukha mo. Lagi in a good way. Now, kung ang doubt and fear mo naman, eh, nasa company at product, nadaanan natin yan. How to overcome yung doubts and fears yan. Dapat, you always have these things running through your mind. Ito dapat yung isip mo. Yung the good news is, these things are considered normal, making it comfortable. Yung doubts and fears daw, normal. Kaya dapat meron kang laging ganito. Sa mental mo, kaya kong sirain niya, kaya kong sakin yan. Yes, I can attitude. Ika nga. Ano pa? Overcoming doubts and fear, you have to listen and learn from people who came before you. Yung mga nagpa-practice ng, practice their ways and you will never go wrong. Natural. Kung ano yung ginawa ng mga nauna ng mga naging successful, kukopyan mo lang. Kaya huwag kayo mati-discourage sa salita na, oh, yung tagal na yan, 16 years na, marami nang nauna dyan. Marami nang yumaman. Ano masama dun? Hindi ba mas pangit naman yun? Eh, grabe, 16 years na yan, wala pang milyonaryo dyan. Tama? Eh, hindi ba kasi pag mahina ang resistensya, puro duda, may takot, member na, pag nadinig yun, oh, bakit dyan ka sumali? 16 years na yan, ang dami nang umaman dyan, ang tagal-tagal yan. Sabi mo, oo nga nyo, tanga-tanga lang. Di ba? Natural 16 years. Magtaka ka kung wala pang milyonaryo, 16 years. Tama. Tama. Minsan kasi yung duda mo, kinakain ka, kinukonsume ka, nakakalimutan mo yung realidad. Natural, 16 years ago, yun ang pangako namin eh. Yayaman ka dito, magkakakotsi ka, magkakabay, tas ngayon, after 16 years, sasabihin mo, mali. Mali yan, marami nang yumaman dyan. Tama ba yun? Diba parang, sino ba mali?
So natural, di ba? Kaya tayo, mas maganda ginagaya mo yung mga ways ng mga nauna sa iyo, lalo na yung may preba, yung may ebidensya na talaga mga naging milyonaryo. Ano pa? Associate yourself with successful individuals. Don't get me wrong, ha? Hindi ibig sabihin ito social climber. Kasi minsan may nag-comment sa akin siya, parang namang social climber ang dating, no? Kultura pinag-uusapan natin, tama ba? Yes. Dapat mas lalo kang magdidikit. Wala ka na nga eh. Didikit ka pa sa wala. Anong grupo nyo? Aim wala. Diba? Parang ganon. Dapat wala ka. Magdidikit ka sa mga meron. Anong meron? Number one, may pera. Number two, may experience. Number three, may knowledge. Number four, may power. Ha? Hindi dito. May sabihin, may command, may training, may kagayaan magturo, may kagayaan mag-inspire. Dapat dyan ka nagdidikit. Huwag yung pagpunta mo rito, ang hinahanap mo, yung paparay mong box sa kambalikan. Yung malungkot kasi galing sa rejection. Huwag ka na nang hanapin mo. May mga ganun eh, na-reject sa labas, maghahanap ng pakampi. Punta nga ako sa office, sigurado may mga na-reject din dun eh. Tapos pagpunta rito, na-reject ang brad. Oo nga, hirap ng negosyo, no? Quit na tayo. Para kang demonyo, bumubulong ka. Di ba? Huwag ganun. Sige, tuloy mo yan. Again, associate yourself with successful individuals. It doesn't mean na ikaw ay langaw na tumutong-tong sa lamok. Ay, hindi. Langaw na tumutong-tong sa kalabaw. Hindi yun ang ibig sabihin. Kultura natin yun na dapat nagaganap. Wala ka, magpa-A ka, magpa-ABC ka, lumigit ka, magpa-MAM ka sa may alam at may resulta. Hindi yung wala ka na, didikitan mo pa, pare-pareho kayong wala. Eh, ilang araw lang, wala ka rin kayo niyan. Sigurado. Tama ba? Kaya huwag kang mahihiya. May nakita ka dyan, top earner. Lapitan ka agad. Huwag lang garapan, di ba? I love you. Huwag ganun. Di ba? May dala ka pang panyo, pinupunasan mo ganyan. Hindi anito yan. Di ba? Nakita mo, andyan ang mga top 20. Ano mo? Huwag ganun. Hindi ka alipin. Hindi ka fans club. Ha? Distributor ka rin. Kapareho niya. Tama ba? Kailangan lumalapit ka para, sige, hindi mo yan. Lumalapit ka to fulfill the culture. Ano yun? Makilala ka niya. Makilala mo siya. Para kahit siya kayo magkita, may prospect ka, kilala ka ng top earner. Pag kumaway kang ganyan, kumaway din sa'yo, kilala ako. Di ba? Pag kumakain sa restaurant, kawayan mo. Sabi mo sa waiter, siya ang babayad. Hindi yun, biro lang yun. Pero ang point, kailangan, kilala ka din ng mga bida. Kasi hindi po pwede habang boy, fans club ka lang. That is regular way yan eh. Associating yourself. Again, alisin ang hiya sa katawan. Lumapit, magpakilala, sabihin mo kung idol mo siya, ginagaya ko po kayo. And of course, sa mga top earners natin, at kahit ikaw, ngayon pa lang, dapat alam mong responsibilidad mo. Kausapin mo. Tama? Huwag yung rinapitan ka lang, kinamayan ka, nagpa-picture na, ikaw, dahil kumikita ka, okay na? Okay na? Huwag ganun. Kausapin mo din, dahil may kasabihan. Eto, since 2006 ko pa ito, kasabihan. Nagpagawa pa ako ng pin, pinasusuot ko sa mga kumikita ng 100,000 pataas dito dati. Being an inspiration is everybody's obligation. Tandaan niya, ulitin ko dahil English ulit. Ano sinabi ko? Sige. Being an inspiration is everybody's obligation. Tandaan yan. Ginagawa mong negosyo to, of course, para sa sarili mo at para sa pamilya mo. Tama ba? Pero unconsciously, hindi mo napapansin every time you share the good things that nangyari sa'yo at nangyari sa ibang tao, you become an inspiration. And I believe that is our obligation. Maging inspirasyon ng lahat ng tao. Hindi tayo perfecto. Hindi tayo Diyos. Hindi tayo nakakalamang kahit kanino. Nagkataon lang may ginagawa tayo na pinagaganda ang buhay natin na dapat hindi natin linilihim. Dapat sineshare natin. Pag yan ang tumatakbo sa utak mo, tanggal yung hiya mo. Kakausapin mo yung tiyuhin mong sukado. Kakausapin mo yung teacher mo na matapang. Kakausapin mo yung classmate mong mayaman na. Pag yan ang nasa isip mo, tanggal yan lang ang hiyang-hiya, walang hiya. Di ba? Know your obligation. Di ba?
Dahil ang mundo punong-puno na ng problema, huwag ka nang dumagdag. Maraming tanong, di ba? Tinatanong ang mga politiko, paano nyo pagagandahin ang Pilipinas? Ano sabi nung isa? In 3 years time, walang squatter. Di ba? Sabi nung isa, bababaan ang mga tax. Sabi nung isa, lalabanan ang drugs at korupsyon. Sabi nung isa, hindi ko maintindihan, lutang eh. So, yung iba na intindihan ko siya lang talaga, hindi, paano ko siya sasampulan? O, di wala. Ano? Ano ang point? Kahit ano ang pangako nila, kung hindi ka kikilos, baliwala. Tama? Ito, ang turo sa amin ng unang-unang trainer na natinan ko talaga, si the late Congressman Roy Logoles. Simple lang ang tanong niya sa amin sa crowd, paano dadami ang mayaman sa Pilipinas? Siyempre, sagot namin, networking! Tama ba? Simple pala lang ang sagot, magpakayaman ka. Tama eh. Tama eh, kasi nakakalimutan natin yung sarili natin. Lagi tayo nakatingin sa labas. Ang pinapansin natin, mahirap o palpak ang buhay. Pero yung buhay mo, nakakalimutan mo. Paano mabawasan ang mahirap sa Pilipinas? Magpayaman tayo. Huwag mo intindihin yung iba. Problema nila yun. Problema yun yung sarili mo. Ang problema, dami na uso na yun eh. May Marites, may Marisol, may... Diba? Pero nung araw pa yan, diba? Ano ang point, mga kaibigan? May kakayahan ka, ipapasok mo sa tamang sistema, ilalabas mo ang tamang kultura. Later on, ikaw na rin ang magsasalita sa harapan kung ano nangyari sa buhay mo. Because, ang dapat tumatakbo sa utak, ang pagiging inspirasyon, hindi lang natin trabaho yan. Ano yan? Obligasyon natin yan. Mag-inspire tayo. Kung mag-post ka sa Facebook, huwag problema. Di ba? Ang taas ng gasolina. Wala ka namang kotse. O ngayon, nag-rollback. Ba't hindi mo ikwento? Nag-rollback. Tama ba? Nakakainis na eh. Kaka-full tank lang, rollback na yun. Di ba? Buti na lang, di pa ako nagpapagas. Pero anong point? Huwag puro problema pinupost mo. Dapat yung nakaka-inspire. Di ba? Dahil wala na. Sobrang dami na ng problema ng mundo. Lalo na ng Pilipino. Di ba? Pero kalimutan natin yung mga ganun. Dapat maging inspirasyon. And one way to be an inspiration is to do well. Gawin mo ng tamang negosyo nito. Huwag mo rin gamitin pakihiganti, ha? Baka iba kasi sa inyo, ha? Reject niyo ako, ha? Babalikan mo kayo. Tandaan nyo, bukas, luluhod ang mga tala. Walang ganyan dapat, ha? Gagawin mo dapat, gagawin mo ang negosyo dahil gusto mong gumanda ang buhay mo at ng mga mahal mo sa buhay. Tama ba? Hindi yung gagantihan mo yung kamag-anak mo, mga kaibigan mong pinagtawanan ka. Wala na yun. Silence, ano, sabi nga last, silence, ano eh, yung mas matinding killer eh. Yung mga ganyan. Na-experience namin lahat yan, yung tipong magpapa-house blessing ka, invited yung mga pinsan mo na hindi nag-join sa'yo, invited yung mga barkada mo na pinagtatawanan ka, oh, ayan na naman si bilog-bilog, di ba? Ayan na naman si networking, pero pag nag-house blessing ka, di ba, iba lakad mo eh. Welcome, welcome, kain lang kayo, di ba? Ang ganda naman ang bahay mo, thank you, di ba? Ito yung ano eh, ito yung resulta ng bilog-bilog. Ay, ito ba yan? Di ba, mahihiya pa yun. Ba't yung mo kami pinili? Di ba, may mga... Pa-experience, mas maganda yung gano'n. Yung silent na lang, huwag na yung nagdadasal ka pa, di ba? Sana po makaklose ako bukas. Kasi po, tatlong balo mo sa akin yan. Para po, ipapakita ko sa mga kamag-anak yung cheque ko. Iingiting ko, huwag gano'n. Di ba? Walang mararating. Walang mararating. Dapat mag-inspirasyon tayo sa tamang pamamaraan. Tingnan mo yung katabi mo. Sabihin mo, yes, you can. Yes, you can. Siyempre, mas maganda, sabihin mo sa sarili mo, yes, I can. Yan. Yan. Yan tayo. Yun lang, ay namandar nito. Kung namatay na, ayawan na yan. Yan. Sige, overcoming doubts and fears. Siyempre, dapat kilala mo yung kumpanya mo, di ba? Know who runs the show. Sino yung mga may-ari, board of directors, and the management. And of course,
Di na natin expound ang todo-todo yan. I know you have ways of knowing them. I'm just giving you an overview para ma-overcome yung doubts mo and fears mo. Dapat kilala mo yung mga may-ari. Tama ba? Yes. Para kung sa kausap ko mga demonyo, pag tinanong ka, sino may-ari niyan? Siyempre may sasagot ka na professional. Tama ba? Yes. Hindi yung sino may-ari niyan. Hindi ko lang doon siya nag-invite sa akin eh. Malamang mo may sasali sa'yo pag ganyan ka magsalita. Wala. Diba? Pero kung meron kang introduction na maganda, sigurado makakaroon ka ng magandang presentation and most probably magandang resulta. Know the background, history, achievements ng mga may-ari at ng company. And watch all official videos about the company. Warning! Maraming video sa YouTube. Tama? Meron din tayo mga basher. Diba? Hindi may iwasan. Diba? Imposible walang basher. Tama? Dahil ang isang pelikula, walang kwenta ang bida pag walang kontrabida. Tama ba? Ganun lang yun eh. Diba ka? Nung minsan si Paquito Diaz, kilala nyo? Yes. Sa mga bata, kilala pa ba si Paquito Diaz? Yes. Diba? Si Paquito Diaz, Romy Diaz, yung mga ganyan, diba? Si Max Alvarado, Dick Israel, yun yung mga matitindi na ano eh. Kontrabida. Ang pinakasikat, siyempre, si Fernando po. Yes. Hindi kontrabida. Bidang-bida. Tama ba? Minsan tinanong si Paquito, sabi niya, anong na-contribute mo sa pelikulang Pilipino? Sabi niya, ba, kung wala ako, wala yan si Fernando po. Sabi niya, kasi ako yung number one na kontrabida. Sabi, palagay niyo ba, sisikat yan? Kung ang binubugbog niya, si Susan Roses? Tama nga naman, di ba? Di ba? E pag binubugbog niya na si Fernando po, talaga naman, ano? Ang gandang panoorin ng pelikula pag tinatalo na yung masasama. Tama? Now, ganyan-ganyan din sa videos ko sa YouTube, warning lang. Pag may mga basher, huwag nyo nang tapusin yung video. Alam nyo nang ang paninira na lang, tinatapos nyo pa? Ginagalit nyo pa yung sarili nyo? Magko-comment pa kayo? Stress ka pa. Tama ba? Yung iba naman ganito. Nasimulan yung video, ito hago to, tinitira yung power mismanism. Ay, hindi, mali yung sinasabi mo. Nung magdanggit na dulo na, parang tama yung sinasabi nito. Pangit palang empower, magpupunt na ako. Yun ang tanga, di ba? Naniwala, sige, tuloy mo. Di ba? Naniwala, nakinig, nagpamindset sa isang tao, naniminsan, hindi naman nagbenta ng kape. Naniminsan, hindi naman nakatungtong dito. Niminsan, walang nakausap na distributor, heart to heart, inalam yung problema, walang ganun eh. Meron na ba siyang nakausap na mga tao na bago ang buhay? Wala. Kaya I advise everybody, kahit kanina lang nagpa-member, pag salitain mo dito, pakinggan mo kasi may matututunan ka. Member eh. Tama? Yes. Sige, palang pa ka. Ganun din sa trainer. Ang daming trainer sa labas. Keso, Emeline Guru, kung ano-anong diba? Tanungin mo, anong company yung kanino ka connected? Wala. Sarili akong trainer. Pamoting ka daw ka. Diba? Tapos pag a-apply ka sa mga malalaking networking company para trainer, dito muna. Tapos yung mga kumikita naman ng konti dyan, para impress lang yung team nila, kukuha ng trainer sa labas. Wala akong man yun. Walang connect yun. Kasi yung trainer sa labas na binabayaran mo, ni hindi nga nakatikim ng C24-7 yan eh. Tanungin mo, ano lasa ng C24? Ah, matamis. Ni hindi nga nakabenta yan eh, ng produkto. Ni hindi namigayan ng brochure ng company mo. Ni minsan hindi nag-invite yan para sa company mo. Tapos dyan ka magpapatrain. Ano ituturo niya? Puro bulatas lang yan. Tama ba? Yeah. Hindi niya alam ang sistema, hindi niya alam ang kultura. Hindi ako magbabanggit, maraming trainer sa labas mag-a-apply sa inyo dyan. Sa mga nangangarap dito na magkaroon ng malalaking grupo, ikaw ang mag-train sa grupo mo. Ipakita mo may alam ka. Kasi ang problema, hindi ko rin alahat ang problema ganito. May mga leaders kasi, tamad mag-train, tamad gumawa ng module. Bakit? Walang experience eh. Kaya kukuha ng trainer sa labas, sige na, i-train mo yung tao ko. Pa-impress lang tayo. Kunyari, may alam ako. Pag-i-gets mo, hindi ko rin ala, tingnan mo yung katabi mo. Mukhang guilty.
Kaya I'm imposing a challenge. Kung pangarap mo maging milyonaryo, tinanong ko kanina, di ba? Sino gusto maging milyonaryo? Tasa kamay. O ba't kunonte? Kanina lahat ah. Sino gusto maging milyonaryo? Tasa kamay. O. May requirement ng magiging milyonaryo. Number one is, dapat malaki ang grupo mo. Sige, anong gusto mong grupo? Malaki. Pero hindi ikaw ang ginagaya. Dahil may trainer kang ginawa. Eh, ano lang mong trainer? Nagigets nyo? Pero kung ikaw makikinig, basta nasa loob ng company natin, no holds barred dyan, kahit ano topic, tanungin mo yan, may sagot dyan, dahil nasa loob ng company natin. Ginagawa yung negosyo. Kaya mag-ingat nyo, yung mga online-online na binabayaran nyo pang mga trainer, ito, attend ka lang, oh. May konting pagod lang kasi may pila, may ticket, tama ba? Pero libre. Tama? Magkaroon man tayo may mga bayad-bayad, sige, tuloy nyo nga, tuloy nyo nga. Parang ambon eh. Parang ambon lang eh. Di ba? Magkaroon man tayo mga training ng mga may bayad because nagpapayad tayo ng venue. Tama ba? Yung mga ganyan. Pero hindi yan para pagkakitaan pa ng company. So, kailangan itono mo lang eh. Marami kasi walang tiwala sa sarili. Maraming ganyan eh. Kasi hindi ko po kayo mag-train. Sino nagsabi? Eh, hindi ko ganyan magsalita eh. Hindi po ako ganito kadiretso magsalita. Hindi problema. Gamitin yung sarili mo. Ikaw yan eh. Tama? Yes! Mati-develop yan. Pag-araw-araw yung ginagawa. Dapat maniwala ka muna sa sarili mo na kaya mo mag-train, kaya mo magsalita. Unang-una, biblically speaking, kahit hindi ako pastor, eh nasusulat yan. Para biyayaan ka, dapat extension ka rin ng biyaya. Eh paano kung ayaw mo magsalita, ayaw mo tumayo, ayaw mo mag-train? Anong extension ng biyaya sa iyo? Wala. Ang gusto mo, mabiyayaan ka ng walang ginagawa. Mali naman yun. Tama ba? Yes. So yan, para ma-overcome ang doubts and fears. Pero warning ha, sa mga pinapanood. Attend all company events for education and updates. Halimbawa, sa Linggo, hindi ko alam kung may mga ticket na kayo para sa Linggo dahil grand launching ng Office Victus International. Sa una-unahang malaking venue na face-to-face event ng company natin after the sana tapos na yung pandemic. What I'm saying is, pagkatapos ng dalawang taon, first big event gaganapin sa Inares Gymnasium, no? 3,500 ang expected na audience. Kaya tanungin nyo na yung mga attendees nyo, baka may ticket allotment para sa inyo. Para umattend kayo ng grand launching natin. Kasi yan ay company event for education and updates. Kailangan, negosyo mo to, tama? So kailangan directly marinig mo sa presidente kung ano yung mga updates. Kung hindi makakapasok doon, nakalive naman tayo sa Facebook. Pero as much as possible, kung may ticket alignment, gamitin nyo yan, pumunta kayo doon sa Sunday. Okay? Ito tayo. Usapan pa natin, always check official FB page and other social media platform para sa mga updates. Ito yung OVI natin, yung tinatawag nating newest division. Sa mga gusto pang maka-expose kung ano ang orientation na ginagawa sa Orbis Victus, every 3 p.m. next week, meron na silang live presentation. Pero I believe this week meron sila, except Wednesday yata, meron silang 4 p.m. explaining about Orbis Victus International. I was in Jensen and Davao the other week. Friday to Monday ako sa Jensen and Davao. Ibang klase. Ang audience ko, puro Orbis Victus. Walang kinalaman sa EC. Hindi nila alam yung EC. Kasi puro bago. Ang alam nila, Orbis Victus. Gustong-gusto nila. So, we encourage everybody, silipin din ninyo ano ang nakita nila. At sa Sunday, magugulat kayo kasi meron tatlong kategori ng awarding na ipamimigay doon. Siyempre, yung nagkaroon ng malaking income, yung pinakamalakas na kapagbenta ng package, at yung pinakamalakas na pagbenta ng product lang. Nagkaroon sila ng mga user lang sa Orbis Victus. 6 months na binilang yan. Yun yung tawag yung pre-launching stage.
Magugulat kayo ang daming six figures na kinita. Meron na din seven figures na pure Orbis Victus ang ginagawa. Yan. Yung iba naman, nag-i-easy na, nag-OVI pa. Walang problema doon. To learn more about this, update yourself, visit ninyo yung FB page and attend sa mga trainings nila. Alright? So ito, of course, overcoming doubts and fears, yung iba sa product, para mawala ang duda, dapat gamitin araw-araw. Unang-una, mawawala na duda mo sa produkto, pati prospect mo, mawawala ang duda sa'yo. Kasi ginagamit mo yung produkto eh. Tama ba? Sino gustong maging sexy at macho, taas ang kamay? Gamitin mo yung produkto. Para pag nag-represent ka, hindi ka pagdudundahan. Tama? Grabe to, pampapayan to, sabi ng customer mo, uwe. Diba? Kailangan, ginagamit mo rin, ano? Kasi sometimes, oh, you question, kini-question mo, effective ba talaga mga products? You will know yung ginagamit mong produkto religiously. Ano pa? Learn and understand more about the products. Si Doc Boots, every Friday, meron siyang, dati, sa FB Live, I think ngayon, nagla-live presentation na rin si Dr. Boots, no? Atinan natin ang atinan para mas maintindihan mo ang produkto, mawawala ang duda mo sa produkto. Again, watch official videos lang, ha? Kasi marami pong hindi official videos, sorry. Kahit distributor natin, gumagawa sila ng mga videos about the products. Ang problem, minsan OA na, overacting na, malayo na sa katotohanan. Halimbawa, yung Live and Coffee. Pagtitimpla, di ba? Ipakikita, ang sarap ng kape. Pasan ang testimony, kukunin niyo sa Shea, iipit sa metro ng Miralco. Bumabagal daw yung ikot ng metro. Dahil dun sa Shea ng kape, huwag naman ganun. Di ba? Huwag ganun. Hindi official statement ng company yun. Grabe naman. Para naman tayo nakataya pa sa Miralco niyan. Di ba? Idikip lang daw yung sa Shea, bumabagal yung kuryente. Anak ng... Huwag gano'n, ha? Official videos lang. Kung gusto mo, kopyahin mo yung official videos. Magkaroon ka ng testimony na gano'n. Pero walang magic. Di ba? Walang ano... Huwag gano'n, huwag program. Ayan. Ayan, so watch official videos on the greatness of our products. Ito, ha? Yung iba sa inyo, alam ko, inaabangan sa video. Yung mga testimonies. Tama? Kasi mga testimonies natin, luma na eh. Kaya kung ano-ano na naiisip namin yung testimony, teka muna, maling thinking yan. Gamitin mo ang produkto araw-araw, buong pamilya mo, gamitin ang produkto, mga downlines mo, gamitin yung produkto. Sigurado isang buwan, dalawang buwan, may mga bago kayong testimonies. On your own, and the best testimony is you. Hindi ibang tao. I'm not saying na huwag mong gamitin yung mga dating videos. Gamitin mo kasi totoong mga nangyari yun. Pero mas maganda kung ikaw may personal na testimony. Mas maniniwala ang tao pag ikaw mismo yung testimony. Ito, warning. Ano ba gusto mo? Matasakit ka muna? Bago ka lalaklak ng produkto para ka mag-testify? Hintay mo pang magka-cancer ka? Tama ba? Knock on wood. Tama? Hindi ganun yun. Huwag mong hintay magkasakit ka. Gamitin mo yung produkto, ikaw mismo mawawala. Duda mo, ang ganda pala, lalo mga constipated. Mga hindi tama ang pagdumi. Ako, yung dinumero. Yung iba pa, dumudumi dyan, butil-butil lang, di ba? Kasi ang tamang pag-ire, ang tamang pagdumi, ire. Ganon. Pagka ganito ka tumae, ganito ha, butil-butil, delikado yan. Ibig sabihin, reincarnation ka. Dati kang kambing. Hindi. Ang problema dyan, madumi na ang bituka mo. Tama ba? Sipin mo, imbis na, success. Diba? 15 minutes ka na, butil-butil. Oh, hindi ka kasi gumagamit ng produkto, no? Ako, si 24/7 lang sa umaga, dalawa ka agad. Nako, before lunch yan. Nag-aaway na kami ng anak ko dyan. Daddy, ito yung Lysol. Kaya bagang, kukunin ko na yung bidet. Meron pa din eh, ha? Matindi nun, pagkatapos ng lunch, ayan na naman.
Tsaka 7:30 ng gabi, automatic yan. Talagang yung banyo parang parang ano eh. Hoy, lumapit ka. Pag nakikita ko yung banyo, 7:30, matik yan. Sarap, di ba? Yan lang naman ang mga paborito ko eh. Alam nyo, konti lang ang ginawa ng Diyos na masarap. Di ba? Pagtulog, pagkain, pagtain. Kung may iba pa kayong masarap na ginagawa, secret nyo na lang yan. Di ba? Basta yung tapo lang, di ba? Pag yan ang gagawa mo, masarap na lahat yan. Makatulog ng masarap, kumakain ka ng masarap, tapos dudumi ka, ah! Ano ba the best yan? Pero yung tatlo na yan, hindi mo magagawa pag wala kang pera. Oh! Nakakatulog ka pag wala kang pera? Hindi. Talagang, lahat binilang muli. Di ba sabi sa Sesame Street? Magbilang ka ng ano, ng sheep, di ba? Di ba? One sheep. Diba? Two sheep. Pati ka na natutulog, isang tupa. Di ba? 50 tupa. Di ba? Tupa na tawag mo, di ka matulog. Eh. Pero pag may pera ka, talag na. Sarap ng tulog. O, hindi ka rin makakain pag wala kang pera. Di ba? Wala kang pera. O, mas lalo wala kang itatain. Hindi ka nakakain. Di ba? Konektado yan. Kaya talagang sumpa ang walang pera. Tama? Ano may katabi mo? Kailan ka ulit dumumi? Pag sinabi lang kahapon pa, wala kang pera. Kasi pag lagi kang busog, mayat mayayang. Diba? Diba? Tama naman yan eh. Kasi pagka may input, may ipot. Are you learning? O, diba? Yan. Gamitin ang baga. Tama yan eh. Pag may input, may ipot. Gamitin ang Prada. Attend training sa Prada products. Be the product of your products. Diba? Pag sinabi mong malakas ka, malakas ka. Eh, hindi ka gumagamit ang C-Supreme. Napuyat ka. Eh, may presentation ka. Grabe. Ang lakas ng resistensya namin. Hindi ka gumagamit ng prata eh. Eh kung lumalakla ka ng C24, Restore Life, C-Supreme, ha? Kahit maulanan, mapuyat ka pag nag-presenter, grabe talaga. Pag di ka gumagamit ng produkto ha, puyat lang, sipod. Diba? Palat! Malakas kami! Oh, ilang gumamit ka para mawala yung duda at pagod mo. Tama ba? Yeah. So tayo. And ask and always ask pag merong hindi naintindihan sa produkto. Overcoming doubt and fear pa rin, sa compensation pa naman tayo. Always remember, ang trajectory mo laging pataas. Lagi mong iisipin, meron kang mararating. Bakit? Ang dami nang nakarating eh. Naghihintay na lang eh. Tama ba? Yeah. Alisin na sa utak yung una-unahan. Dapat lang naman kasi. Naiinis ako eh. Eh, naunin. Naturang naunin, alam mo, mauna ka pa. Tama ba? Sino ba nagmamadaling mauna? Sige. Sino nagmamadaling mauna? Tutulungan ko na. Mauna ka na. Normal yun eh, naunang sumali, natural, naunang yayaman, tama ba? Yes. Pero tanong, lahat ba? Hindi naman eh, sa nagkakatalo, sa sipag talaga. Maraming nauna sa'yo, wala na rito. Maraming nauna sa'yo, hanggang ngayon, hindi pa rin yumayaman, pero nandyan. Pero pag yumaman yan, at nauna sa'yo, dapat lang, tama ba? Yes. Pero kung ikaw mas masipag ka, kahit ngayon ka lang sumali, yung mga nauna, kaya mo lang pasan. So this is not a question of, sige, tuloy mo. Yan, parang pagyo. Hindi ko question kung sino nauna talaga. Kung sino yung masipag. Tama. O yung top 1 natin, nagpa 5 million, 6 million a month. Masipag ba yun? Yes. Eh, magkano ba talaga yung total, yung income potential talaga? Alam nyo ba? O, di ba dapat almost 12 million? Kung talaga masipag. Kaya yung nagpa 5 million, tamad ba yun? Panlayo eh.
5 million to 12 million, ang layo. Tama, you top one. Tama ba? Ikaw, ano tawag sa iyo? Pa 5 million, tamad? Ikaw? Ano tawag sa iyo? Batugan. What, anong point natin? Kasi hindi mo nakikita yung future, hindi mo nakikita yung pag-angat eh. Ang compensation plan dinisign niyan para lahat kumita ng maayos, pasipagan lang talaga. Pabilisan ng kilos. Maraming iba, marami sa iyong iba, sasabihin sa inyo, okay lang dahan-dahan kasi darating ka naman sa finish line. Totoo naman yun, pero gaano kabagal? Yung bagal, yun ang dapat nang iniintindi. Huwag naman yung bagal na talaga nakatatlong ikot na yung mga masisipag, ikaw wala pas kalahati. Tama ba? Tapos sa dulo, sasabihin mo, ang hirap eh. Yung iba, paulit-ulit ang kumikita ng million, ikaw hirap pa din. Ikaw ang may problema, hindi yung compensation plan. Tama ba? Kasi iba nagdududa sa compensation plan, ay para sa mga naon na lang yan. Eh bakit yung kasasali lang ngayon, tumatanggap ng mga malalaking bonuses? Dahil naka-design ng compensation plan, kumita lahat ng tama. Yes. Ah, maganda na lang. Sige, tuloy mo yan. Ang maganda na lang, alisin mo sa utak mo yung idea ng una-una. Why? Kasi ang mananiniwala sa mga taong nagsasabi una-una lang yan, ang tawag dyan, inggit. Inggit kasi naunahan. May sinabihan ako niya, nagalit sa akin. Teka ako, naiinggit ka lang kasi marami nang nauna sa'yong gumanda buhay. Sabi sa akin, bakit? Lahat ba nang sumali dyan, milyonaryo na? Sabi ko, hindi nga. Pero nauna silang natuto, alam na nila yung gagawin, ikaw hindi pa. Oh, sige, magaling ka. Sabi sa akin, total yung company mo, matagal na yan. Marami nang yumaman dyan. Sige, ilan ang populasyon ng Pilipinas? Sabi ko, nasa 110 million. Oh, what if? Gumanyan pa siya. Ang member ay nasa 100,000,009,999. Ako na lang ang hindi member. Sino pa re-recruiting ko? Ilan ang akong ganyan? Sabi ko, pare, binababa mo yung uri ng kausap mo. Kasi yung tanong mo, pilosopo. Pero, dahil tinanong mo, sasagutin kita. Huwag ka lang sana ma-offend. Hindi, sagutin mo. Hindi mo lang kaya sagutin. Dami mo pang sinasabi. Sabi sa akin. Oh, what if 100,999,000 na ang member? Ako na lang ang hindi. Sino pa re-recruiting ko? Anong sabi ko? Unang-una, hindi mangyayari yung sinasabi mo. Pero kung talagang gusto mo, eto, ang tawag ko sa'yo, tanga. Imagine mo, member na lahat, ikaw hindi pa. Anong tawag sa'yo? Sabi ko, pinilip mo kung sagutin ka. Sabi niya, oo nga. Unang-una, hindi mangyayari yun. Alisin sa utak yung scarcity mentality. Alisin sa utak yung wala ng tao para sa'yo. Alisin sa utak yung ubus na ang tao para sa'yo. Attrition, nangyayari, nawawala, may pumapalit. E di lalo na may bago palagi. Tama ba? Yes. Meron dyan, sinasabi, wala, ano na eh. Nakuha na, saturated na. Hindi yung totoo yan. O ito na lang, sa kalsada ninyo. Lalo na kung ikaw ay tumagal na ng 10, 15, 20 years dyan sa tinitira nyo sa kalsada ninyo. Tanong, ilan ang sari-sari store dyan? Isa lang ba? Dalawa, tatlo, lima. Tama ba? Tanong, nagsimula ba yan? Lima agad? May nauna, si Alin Tasing. Tama? After 5 years, nainggit si Mang Imo. Gumawa rin. Maraming gumaya. Tanong, may customer lahat? Mayroon kasi mayroon talagang para sa'yo. May customer para sa'yo. Sige, tuloy mo. Sa lugar na kinalakyan ko, dati ang telepono linya lang doon, PLDT. May party line pa. Ewan ko kung inabot ng ibang tao dito yung party line. Pag may linya ka, may cashier ka doon. Makiba lang yun ang number, pero isang linya. Ganun nung araw. Kaya pag nag-ring, nag-ring din sa kanila. Pag sabi mo, hello? Sino kailangan nyo? Sige nito. Doon lang makakaalaman kung kaninin telepono. Ngayon, ang dami doon sa lugar namin, nagpapakabit ng PLDT. So lahat, may telepono na. E ba'y dumating ang panahon, nagkaroon pa ng bayan eh. Nagkaroon. So ibig sabihin, hindi na sa saturate. Nagkakaroon at nagkakaroon ng market para sa'yo.
Araw-araw may pinapanganak. Araw-araw may nag-18. 16 years na ang company. Kung merong 18-year-old dito ngayon, ibig sabihin, 2 taon ka pa lang nung sinimula namin to. O ngayon, 18, nandito ka na. Kami pa rin ang nagsasalita. Tama ba? Walang saturation. Maghahanap ka lang. Pag sinabi, ay, nadinig ko na yan. Ayoko. Next! Tama? Ay, nagpa-member na kami dyan. 10 years ago. Hindi naman kami kumilos kasi wala talaga eh. Wala sa oras. Hindi namin hinig. Next! Tama ba? Ano ang patunay ko na may market para sa iyo? Ikaw. Ikaw mismo. Nasasali mo lang eh. Tama ba? Yes. Hindi naman ikaw yung 15 years, 16 years akong kasama namin eh. So along the way, nakilala ka pa rin ng isang member. Tama ba? Yes. May market kasi. Kaya huwag mong magdududuhan. Ang compensation plan, design dyan dan alam may market para sa iyo. Nagigits mo? Yes. Thank you. Ano tayo? Watch and review para mawala ang doubts and fears. Dapat, watch and review always the presentation. Kaya kailangan marunong ka rin mag-present. Learn and understand by practice. Make a short-term action plan. Bakit short-term action plan? Para mawala lang ang duda at takot. Pag ang confidence level mo ay sure ka na, at saka kagagawa ng long-term plan. Why? Ang iniiwasan ko rito, yung bago ka pa lang, long-term plan agad ang gagawin mo. Kasi, imposibleng ma-hit mo pag long-term pag nagsisimula ka. Masarap may nahihit ka palagi. Kaya pag baguhan ka pa lang, pwedeng daily plan, weekly plan, monthly plan. Okay lang yan. Pag naramdaman mo at naramdaman mo yung victory na meron kang na-achieve at saka ka gumawa ng long-term plan. Utay-utay muna bago yung malawakan. Alright? Handa. Yan. Ano ba yung mga pwede mong targetin? Income, of course. Dapat everyday may income. Huwag kang papayag nang wala kang benta. Ang totoong negosyante, hindi lumilipas ang isang araw nang walang benta. Dapat may benta ka. Huwag mong kalimutan, hindi ka lang recruiter. Pusher ka din. Tama? User, pusher, recruiter. Pagka ikaw ay merong regular customer, mawawala sa bibig mo ang salitang wala akong pera. Pag may regular customer ka, lagi kang may pang-data, may load, may pamasahe. Kung may sasakyan ka, hindi problema ang gasolina dahil may regular customer ka. That's being true to your business. Kasi pag hindi mo ginagawa ng tamang negosyo, marami kang problema. Unang-una na, yung pinakamalaking problema, yung pera. Imagine mo to ha. Wala tayong pinatatamaan. Member ka. Bakit ka sumali in the first place? Because you know, you believe, you understood na makakapera ka. Tama ba? Tapos wala kang pera, ano problema? Meron kang hindi ginagawa. Kasi I will assure you, kung ikaw nagbebenta ng produkto ng tamang presyo, tama ang iyong kompensa, tamang iyong komisyon, hindi ka masisiro. Tama? Pero kung hindi ka nagbebenta, saan ka nakabang? Nag-aabang ka lang sa recruit, wala ka ng pera palagi. Tama ba? Pero kung ginagawa mo lahat ng sistema, hindi ka masisiro. Lalo na ngayon, pag nagbenta ka ng produkto, ang produkto natin, highly consumable, madaling maubos, hindi kailangan maghintay ng isang buwan, araw lang, linggo lang, pwede mag-reorder ang regular customer mo. Lahat ng kapitbahay nyo, kung may mga bata dyan, may mga anak, dapat may kidi. 24/7. Dapat meron silang may choco. Kung may mga kapitbahay kayo na nagtatrabaho, dapat may C24/7 sila. Dapat regular user ka. Anong problema? Hindi po nila alam eh na may produkto kong ganyan. Bakit? Danduda ka sa sarili mo, hindi ka naglalagay ng announcement sa gate ninyo, sa pinto ninyo, pagawa ka ng tarpaulin. Tapos may mga sakit doon, no? Ay parang pakete na sigarilyo. Nakita nyo, yung may mga cancer-cancer, pero binibili pa din. Eh kung ikaw, ganun din ang nasa picture. Tapos makakatulong ang produkto, hindi mo sasabihin gamot, dahil hindi naman, pero makakatulong sa cleansing. Makakatulong sa pagpapalakas ng gamot na iniinom, dahil internally nalilinis na. Mag-inquire ang kapitbahay mo, may regular user ka. Kape. Hindi man lahat nagkakape, pero I believe, malaking porsyento sa buong community nyo, nagkakape. Tama ba?
Eh bakit next tapi pa rin? Ang tapit ng tapit bayan nyo kasi hindi nyo inooferan. Tapos sasabihin nyo wala kayong pera. Hindi na kumpanya ang may problema. Tama? Hindi na compensation ka na may problema. Hindi na produkto. Ikaw na, bilang isang negosyante, distributor, hindi mo pinapractice ng tama ang negosyo. Are you getting me? Yes. Diba kaya mas nakakatuwa pa nga eh. Misa may nakakakwento na ko, yung mga anak nila, below 18 pa, nagtitinda na sa mga prospect ng mga produkto. May regular income yung ano, yung anak, yung nanay, wala. Kasi inagaw ng anak. Kasi ang member pa, yung mga parents. Pero at least may regular customer. Lalo-lalo na, ito, basic na basic. Alam ba ng mga kapitbahay nyo na distributor ka ng Empowered Consumerism? Kung hindi, may problema tayo dyan. Tama? Dapat alam na nila yan. Dapat ikaw, pinupush mo talaga ang products. If you really wanted to make big, you start the business right. Yung mga magiging customer mo, hindi mo alam, later on, baka magpamember sa iyan. Baka yan pa yung agila mo. Baka yan pa yung potential mo. Na naipuesto sa kaliwat kanan, ikaw, matches, matches. Pero may ginawa ka. Tama ba? Huwag tayo maghintay ng tsamba. Mahirap ang tsamba. Dapat kumilos tayo. Kasi lahat naka-lay down na sa iyo eh. Ikaw na lang hinihintay. Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo, tinamaan ka. Yeah. Okay lang yan. Okay lang yan. Pag ikaw tinamaan ka in a negative way, may problema tayo. Tama ba? Pero kung tinamaan ka na positive way, nagising ang ulirat mo, oh, gaano? Ang dami kong kapitbahan. Ba't hindi ko nabibentahan? Dapat ganyan ang nararamdaman mo. Dahil lahat ng top earner, lahat ng top earner from the very start, ito mga sinasabi ko, ito rin yung mga nadinig niyang mga yan. From the very start, I'm not claiming their fame. Patawad ha, baka ma-misinterpret ako. I'm not claiming the fame ng mga Hall of Famers or mga top earners. What I'm saying is, from 2006, ito na ang mga binabaksak namin salita. Ito na yung binibitawan namin sa mga natuto, nakinig, at least nakatulong. Tama? Kasi pag kinuha mong... Sige, tuloy mo yan. Tuloy mo yan. Kasi pag tinig mo na negative yung mga ganitong klaseng pagtuturo, eh hindi ko na problema yan. Tama ba? Dahil wala namang yumaman sa mga ganyang paniniwala. Ayun, mali yan. Recruit lang ako. Eh, bahala ako sa buhay mo. Basta sinabi na sa'yo, ang tamang daan, wala na tayong magagawa dyan. Tama ba? Alright, under tayo. So have a target sa income and ranking and be a prime always para ma-enjoy mo yung ating PGI. Right, ano pa? Overcoming doubts and fears pa rin. Always remember that rejection is normal, part of doing the business, strengthening your foundation and making your success story inspiring. Totoo naman eh. Diba? Pagka hindi ka nare-reject, ibig sabihin, hindi ka nag-represent. Pag nare-reject ka, part ng negosyo. Pag may sumali, good. Pag hindi sumali, thank you. Plain and simple. Tama? Strengthening your foundation. Kasi every rejection is a learning curve. May natututunan ka dyan. Baka palpa ka sa oras dati, late ka, kulang ang materials mo, pangit ang pagsusulat mo, mate ang salita mo. So kailangan baguhin, titipin mo yung foundation mo. Pag sinabi yung foundation, kasama na dyan yung ugali, yung skills, self-esteem, paniniwala sa team, paniniwala sa company, sa upline, sa downline, paniniwala sa sarili, mas importante ang foundation mo. Hindi ka na matitinag. Pag may nagsabi yung pangit, hindi naman pangit, ito yan. Kasi pag may na foundation mo, ang pangit yan, oo nga. Diba? Scam yan. Oo nga eh, parang eh. Diba? Pero pag matibay foundation mo, pwede mong sabihin sa kausap mo na, hindi scam to kasi ito yung sistema namin. Tama? Kasi pagkabahinahin na ang foundation mo, kung ano maging tasay ng mga negative, madadala ka eh. Madadala ka. Yung problema sa tao, no? Pag negative ang pinag-uusapan, ang dali mo mahila. Pero pag positive, ikaw pa yung ayaw. Diba? So, alisin natin sa sistema natin yan. Making your success story inspiring. Pagka naintindihan mo ng rejection ay normal. Imaginin mo, dumating yung panahon, Mall of Asia Arena o Philippine Arena, tinawag ang pangalan mo. Sino gusto nun? Sino gusto nun? Para mag-share. Mangyayari yan. Gawin mo lang ng tamang negosyo. Tama? O. Pagdating yung araw na yon at lahat ito pinagdaanan mo, ang ganda ng kwento mo. Paluha-luha ka pa. Lay down mo talaga, grabe, pinagdaanan kong rejection. Ganyan eh.
Yung mga tao nakikinig sa'yo, nai-inspire yan. Ako, ganyan din ako. Okay lang pala malalampasan. Making your success story more inspiring. Imagine mo walang rejection, yung kwento mo. Tinawag ka, di ba? Halimbawa, Joey Reyes! Pagkakyan. Pawel! Congratulations to me! Naging milyonaryo ako. Lahat ng kinausap ko, sumali! Walang rejection! Ano yung tsura ng mga nakikinig sa'yo? Tarantado. Baka mabato ako ng ano-ano, di ba? Hindi nakaka-inspire yung kwento mo eh. Nakaka-inis yun eh. Ano ka? Hindi ka na-reject kahit some days. Grabe! Malalaking boss ng kumpanya, kinausap ko. Multiple accounts! Walang rejection! Lahat ng sinama ko sa opisina, ayan, masama ko lahat sila rito. Leader ako! Lahat yan, leader yan. Walang rejection. Ano yung sipin ng tao? Grabe naman to. Sobrang blessed. Ano to? Second cousin ni Jesus? Ang lupit mo naman sa taas. Tama ba? Hindi ka na-reject, pero nakakatakot, mga kaibigan. Warning sa mga nagsisimula. Pag nakakasampung tao ka ng kinausap at sumali lahat, naku, delikado yan. Delikado yan. Pinagbibigyan ka na ni Lord. May plano ka ng maunahan. Kaya dapat matuwa ka sa unang kinausap mo, reject. Pangalawa, reject. Normal yan eh. Pangatlo, sumali. Yan. Yan ang normal. Hindi pwede yung join. Mamamatay ka na yan. Pinagpipigyan ka na ni Lord. Pagbigyan mo na yan, lahat ang kausapin niya, magjo-join. Diba? Kaya ang normal, join, reject, 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 join, reject, join, reject, reject. Ganun ang normal. Tama yun. Diba? Hindi naman din normal yung ganito. Reject, 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 reject. 3 months na, 3 months. Reject, 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 reject. 6 months na. Reject, 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 reject. 2 years na. 2 years. Join. No. May nag-join. At yung nag-join na yun, after 1 year, naging milyonaryo dahil sa'yo. Bakit? Dahil kung nag-quit ka, hindi nakapag-join yun. Naghirap yun, kasalanan mo ba? Kaya pag nare-reject ka, hintayin mo lang yung tamang panahon at tamang tao para sa'yo. Kasi hindi mo alam. Hindi mo alam yung taong napa-join mo. Nabago mo ang buhay mo, pati mga sampu ng mahal sa buhay niya. Dahil hindi ka na-quit. Tama ba? Yes! Tingnan mo yung kapatid mo. Tingnan mo. Sabihin mo, ako yun! Ano to? Yung sunod-sunod ang reject? Are you learning, guys? Yes! Saka 2 years na. Puro reject, 2 years na. Magpo-quit ka. Nakakahiya ka na. 2 years na eh. Alam na ng buong barangay. Nag-empowered yung sinirisip ka, tapos mag-quit ka. Pagtatawa ng ganun. Tama ba? Yes. Kaya tuloy ang laban. Yes. Join, 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 join. Tuloy mo lang. Kahit ilang taon na. Kesa naman tumigil ka, biglang nakita ko, oh! Ba't tumalik ka sa dating forma mo? Dati ka ng office attire. Ang pogi, ang ganda mo dahil may business presentation na inabwit ka, balik ka na sa Tolonges. Di ba? Takamot-kamot ng ganyan sa kalsada. Painom-inom sa kalye, di ba? Nung araw, di ka pa networker, di ba? Tagay! Naging networker ka. Power! Kaya tuloy mo na. Nasimulan mo na eh. Dahil lahat ng nasisimulan may katapusan. Tandaan mo, pag sinimulan mo to, hindi katapusan ang quit. Hindi katapusan ang quit. Di ba? At yan ang pinaka
masakit sa puson na pagtigil. Bitin na bitin na bitin. Nung nagsisimula na, kotse, pahod ba nakakotse ako? Milyon, magkakabahay ako. Nag-quit bigla. Aray! Hindi natupad. Puro na lang pangarap. Pag hindi natupad ang pangarap, ang tawag dyan, bangungot. Kaya gumising ka sa bangungot na yan. Ipaglaban mo yung alam mong para sa'yo. Pag-usapan namin, mabilis lang, skills make a prospect list. Hindi po pwede. Walang prospect list. Dahil hindi computer ang utak mo. Ha? Dahil hindi computer, kung ang computer na nakakalimot, ikaw pa tao. Tama ba? Kailangan meron kang listahan yan. And present the business always, every day. Post in social media yung activities. Ito na. I'm imposing a challenge. Dapat pag ikaw ay gumagamit ng produkto, i-video mo. I-post mo sa FB, kaya dapat ang FB mo, Official Empowered Consumerism FB. Hindi yung FB mo, nakaganyan ka. Diba? Ano produkto mo? Diba? Ano produkto mo? Pantik bra? Hindi. Produkto na. Ang hirap eh. Diba? Kaya kailangan official yung Facebook mo. Negosyo. Hindi ano. Hindi magasin ang dating. Tama ba? Ha? Tapos doon yung popos, gumagamit ka ng produkto. Ha? Tapos may mga caption ka. Diba? Si Supreme in the morning. Si C24/7. Diba? Kailangan pinopost mo. Gumagamit ka ng produkto. Hindi puro kwento. Pa-purchase ka dyan. Video mo, i-post mo. Ginagawa mo yung negosyo. Kumuha ka ng cheque, i-post mo. Iba na iyan. Bakit? Natatakot ka makutangan. Ako baka mabito naman ako mag-anak. Uy. Kaya yung i-post. Hindi pwedeng ganon. Inspirasyon nga eh. Tama ba? Pag nangungutang, turuan mag-negosyo. Ganon lang yun. Post na, post. Ano pa? Dapat always online. Always practice follow apps. Ano yung follow up? Pag hindi na close deal ngayon, 2 days lang dapat may sagot ka na kung sasali o hindi. Ganyan ako manligo nung araw. Gusto kita. Baka naman, baka naman. Yan ang gusto ko sa babae ngayon. Lumalaman. Romy Diaz. Okay. Alam, pag naligaw, maswabe. Papasok ka pala ng bahay, may tuktok na. Kumusta ka? Ganyan kami. Huli tayo magkita. I love you, Mom Achucho. Parang iba na. Ganon, pag napalap ka, 2 days lang, may sagot. Mahal mo ako, hindi. Ganon din, sasali ka ba o hindi? Pero premise, 2 days, na-present mo lahat ang dapat niyang matinig. Hindi yung magpapalap ka, hindi mo pa nga na-represent lahat. Dapat i-present mo. Follow up, follow up. Walang mako-close na deal pag hindi ka talaga sincerely nagpa-follow up. Lahat ng kinausap mo, hanggat hindi sinasabi yung ganitong salita, umalis ka sa harapan ko. Ayoko niyang negosyo mo. Ayoko niyan. Hanggat hindi yan ang sinasabi, mag-follow up ka. Ano ba usual na sinasabi? Pag-iisipan ko pa. Magpapaalam muna ako sa asawa ko. Ganyan. Wala pa kaming pera. Kaya mga, no. Walang time. Yan ang madalas kong madinig. Pwedeng i-follow up ng i-follow up yan. Pag ang sinabi niyan, huwag ka nang pumunta sa amin. Babarilin kita. Huwag ka nang pumunta. Pagka ganyan ang mga sinasabi, pag sinabi ang gano'n, sagutin mo, sambala ka lang. Avoid, ito ha, sa pagpe-present. Sa pagpe-present ha, avoid highfalutin words. Ano yun? The word itself. Diba? Avoid highfalutin words. The word itself, eh, highfalutin talaga. Ano ibig sabihin nun? Yung hindi maintindihan.
Iba ba panat ka, no? Networking to. This is a system of transferring products from bata to you. Ano yun? Ano yun, brad? Basta. Nagigits? Ibagay ang presentation sa tunay mong pagkatao at sa pagkatao ng kausap mo. Nagigits? Hindi tayo nang-aapi. Hindi tayo tawag dito yung nag-discriminate. Hindi. Pag di kayo mag-English, huwag mong pilitin. You know? Di ba? Wala, you know? Di ba? Huwag pilitin. Tagalog, walang masama. Tama ba? O, hindi nga ka. Highfalutin mga salitang malalalim ng English na hindi naman. Minsan, exaggerated pa ang ibig sabihin ng highfalutin. Hanggang power lang tayo, yung iba-iba pa sinasabi, kaboom! Di ba? Blagag-blagag! Power 19 niya na yun. Di ba? Iwasan. Yan, o. Avoid hyping. Ano yung hyping-hyping? Grabe! Tatlong buwan lang! Ha? Magkakapochi ka dito. Di ba ganyan? Ikaw nga mismo, ni motor, wala ka eh. Tapos sasabihin mo, tatlong buwan to kotse. Pwede mong sabihin yun kung may linatag ka ng action plan. Mind my word, makinig. Okay lang mag-claim. 3 months magkakapochi ka, Brad. Pero dapat, bago mo sabihin yun, may linatag ka na action plan. Paano kumita ng 10,000? Paano maging NSE? Paano i-hit yung first 100,000? At saka mo sabihin yun. At pag nag 100,000 ka, magkakamotor ka talaga. Tama ba? Magkakamotor ka, pwede ka may pandawan. So dapat, action plan muna bago yung pangako kung ano yung magpupuntahan. Kaya huwag mag-hype. Are you getting me? Yes. Yung mga tipong ganito, pag ginamit mo itong produktong punta, sigurado. Papayat ka. Sabi ba ganito? Di ba? Eh, lakas mong kumain. Paano kang papayat? Iwasan ang hyping. Avoid false promises. Self-explanatory yan. Huwag mga ngako ng hindi posible. Huwag mga ngako ng hindi pa talagang nangyari sa'yo. Huwag mga ngako ng walang ebidensya. Maliwanag ba? Okay, andar tayo. Skills pa rin. Make your presentation clear and pleasant. Huwag mayabang. Dapat makatotohanan. Huwag overrated. Huwag overacting. Ha? Ano pa? Schedule everything. Time management. Pag sinabi mong alas 3 ang meet-up nyo, ano oras ka dapat darating? Alauna, sobra naman yun. At least 30 minutes advance nandun ka na sa area. Para kung o-order ka, maka-order ka na. Always remember, ang rule natin sa time management, don't come on time. Because if you come on time, you are late. So, come advance of time ng usapan. Nagigets? Kung 3 p.m. ang usapan, huwag kang darating ng 3. Late ka na noon. Be ahead sa 3 para hindi ka late. Gets? Yes. Are you learning? Yes. Andar tayo. Lead yourself and manage yourself. Kasi before leading others, you have to lead yourself first. Before managing others or your team, i-manage mo muna yung sarili mo. Make yourself open for suggestions. Ang mga tunay na mga magagaling na apply, hindi sarado sa mga suggestions. Ito, papakatanda nyo. Marami na ako nakasama. Malalaking apply talaga. Kasi malalaking grupo nila. Pag tinanong mo, bakit kayo laging nasa top? Hindi naman lang, pero karamihan ganito ang sagot. Kasi marami akong downline na magagaling pa sa akin. Ibig sabihin, hindi niya hinarangan yung galing. Basta tama yung ginagawa, damay ka dyan. Pag mali ang ginagawa, naparangin mo. Pero kung tama ang ginagawa, effective sa lahat, pabayaan mong lumipad. Tama ba? Yes. Yun ang tamang leader. Tingnan mo yung katabi mo. Apply mo ba yung katabi mo? Apply mo? Sabihin mo, apply. Mas magaling ako sa'yo. O ikaw ang play, sagutin mo, dapat lang. Yan, okay? Okay. Copy the ways of successful ones. Alright? Enter tayo. Attitude, mabilis na lang to. Recognize the company and management. What do I mean by this?
pag nagpo-post sa Facebook, sana naman, kahit konti, ma-recognize mo yung company. Ma-recognize mo yung management. Ha? Hindi ko sinasabing kalimutan mo si upline o si downline kasi kaminsan, ang napapasalamatan lang, upline, nakakalimutan pasalamatan yung company. Gawin natin sa ugali natin yan, yung ating attitude of gratitude. Okay? Ano ba? Recognize your uplines. Nakalagay naman dyan. Huwag nyo rin kakalimutan, of course. And recognize your downlines. Ibig lang sabihin, purihin natin ang dapat purihin sa tamang oras at panahon. Tama ba? Pag may nagawang maganda si upline, purihin mo. Pag may magandang nagawang company, purihin mo. Pag may magandang nagawa si downlines, purihin mo. Tama ba? Ang iwasan nyo, pag palpak si upline, palpak si downline, ipopost pa, huwag na, mag-usap kayo. PM na lang, mag-usap kayo, huwag na kayong mag-rant sa Facebook. Gusto nyo ba pag-usapan pa kayo? Di ba? Di ba? Di ba? Parang alam ko na kung kanino mo isi-send dyan eh. Di ba? Di ba? Huwag mag-away sa Facebook kasi nakakababa ng uri. Di ba? You are presenting something that would change everything in your life, why not start from a good attitude? Tama? Kasi more often than not, people will join you not because of your millions. People will listen to you, people will let you lead them because of your right attitude. Yan ang pinakasunod talaga natin dyan. Yan dapat ang ating targeting. Huwag kayong mag-aaway online, nakakababa ng uri. Mag-usap kayo ng personal, magsuntukan kayo for all I care. Diba, basta kayong dalawa lang, huwag na kayong mandamay. Tama ba? Yes! Huwag nyo nang idamay ang buong organisasyon, huwag nyo nang idamay ang company. Dahil wala naman tayo mabibenefit dyan eh. Pero kung lahat kayo in good relationship, in good harmony, everything will fall into the right places, everybody will be happy. Yeah, alright. Ang tamang attitude then, have an open mind, di ba? Huwag yung bubuksan to, ha? Hindi bubuksan. Willing to learn every day. Paano yung willing to learn every day? You have to communicate every day. And every communication, huwag puro kalukuhan. Dapat may learnings din. Alright? Ayan. Follow strictly company policies, of course. Unang-una na, sa mga presyo ng produkto. Kung ikaw ay nagbabaksak presyo, ngayon pa lang, sinusumpa na kita. Ha? Anong sumpa? Hindi ka aangat sa kumpanyang ito. Anong sumpa? Hindi mo mararating ang rurok ng tagumpay pag linoloko mo ang kapwa mo, pag nandadaya ka ng kapwa mo, linoloko mo downline mo, linoloko mo upline mo, hindi ka aangat dito. And you will never be an inspiration. Instead, people will be talking about you. Even wala sa company natin, pag nakita ka, yan yung scammer. Yan yung hindi sumusunod sa policy. Gusto mo bang ganun? Kilala ka sa mali, dapat kilala ka sa tama. Sino may tama? Taas ang kamay. Di ba rin ang may tama? Huwag lang mali. Andar tayo. Give respect to everyone. Of course, self-explanatory. Relationship over money. Sabi mo sa katabi mo, relationship over money. Isa pa, relationship over. Kaya whatever ang mangyari, dapat ang nangingibabang ay magandang business relationship. Maliwanag ha? Mga kalalakihan, don't get me wrong. Baka manligaw kayo na manligaw ng mga downlines nyo. Dahil ang sabi daw ni Sir Junior Espinosa, magkaroon ng relasyon. Mali. Business relationship. Maliwanag? Yes. Mga lalaki, mga binata, taas ang kamay. O kahit hindi binata, sige. Yung may mga downline na babae, taas ang kamay. Mga lalaki may downline na babae. Mag-ingat ha. Ang mga downline na babae, ang tawag dyan, downline. Hindi lying down. Makinig kayo ha. Makinig kayo. Be a good follower para maging good leader. Be consistent, committed, dedicated, and honest. Saan? Sa iyong mga ginagawa. And always stay
excited. Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo, I am next. Ayan. Tara tayo. Last, build your team and be a leader. How to build your team? Lead the way. Be an example. So, ibig sabihin, dapat full of good experiences ka sa negosyo. Kung ikaw naghanap ng knowledge, araw-araw may knowledge. Pero wisdom will start kung ikaw ay punong-puno ng example. There is a big difference with knowledge and wisdom. Knowledge is technical, nababasa sa libro. Wisdom is the result of everything good na na-experience mo at sinishare mo. So pag ang sinishare mo, experience na, wisdom na yan. Pag ang sinishare mo, based on theory, based on technical, knowledge pa lang ang tawag dyan. Are you getting me? Yes! Tingnan mo yung katabi mo. Oh, ano ka? Knowledge or wisdom? Okay. Ay, teka. Pakinggan ko. Learn every day from your mentors. Do what you say. Kung ano sinabi, gawin. Be result-driven. Huwag papayag mo ng resulta. Be duplicable. Dapat nakokopya pa. Huwag kang pahirap. Iba dapat ang sistema mo, ang ways mo, ang character mo, everything that you do, dapat duplicable. Huwag mong pahirapan. Alright? And be responsible. Pag nag-desisyon ka, panindigan mo. Kaya nga ako lagi nagsasabi, pag hindi sigurado sa desisyon, magtanong. Tama? Baka may mapaviolate ka, magtanong. Nandiyan lang kami sa fourth floor. Magtanong sa management pagka hindi sigurado. Baka may violation ako sa gagawin ko. Magtanong. Yan. Tanda tayo. Culture. For continued success and long-term career, you have to be always inside the right culture. Kanina pa natin pinag-usapan yan. By heart and mind, you should understand that you need empowered consideration in fulfilling your dreams. Pag hindi mo tinanggap na kailangan mong kumpanyang ito, again, kahit si Jesus Christ ang magsalita dito, sigurado kampun ka pa rin ng demonyo. Pag hindi mo tinanggap na kailangan mo itong ginagawa ko at ginagawa ng iba at yung ginagawa ng mga mentors dito, don't get me wrong. Katulad ng sinabi ko last Friday, maaaring may ibang paraan pa. Maaaring may ibang paraan pa para sa pag-asenso. At ang hamon mo dyan, basta legal at ethical yan, alam mo, gawin mo na. Huwag mo na kami questionin kasi may mga nangungusyon. Kung makapagsalita ka naman, parang empowered yung sumirisim na lang ang pag-asa namin. Ang sagot ko dyan, kung may alam ka na, basta legal at ethical, gawin mo na. Pero kung wala, eto, ang empowered yung sumirisim, gawin mo ng tama. Dahil sigurado, may mararating ka. Culture is embracing change. Sinong gusto ng pagbabago sa buhay? Of course, everybody does. For the better. Tapos, practicing everything, whatever it takes, magkakaroon ka ng magandang resulta. Culture is making yourself one of the many achievers. Pakibasa, sabay-sabay tayo. Culture is making yourself one of the many achievers. Huwag papayag na fans club all the way. Pagkasali, palakpak. Ilang buwan na tagapalakpak pa rin. Taon na tagapalakpak, nadagdagan lang, may sigaw na. Dapat pinatarget mo, ikaw yung pinapalakpakan. Ikaw yung sinisigawan. I don't. Hindi naman mo yung fans club ka lang. Pag nakita tapar nga dyan, para maihi. Papicture. Walang masama doon. Pero dapat dumating ang time, ikaw naman yung ganun. Dahil everybody deserves kung ano yung kayang ibigay ng company. Pareho lang kayo ng company. Pareho lang ng produkto. Pareho compensation plan. Pareho ang seminar room. Pareho speaker. Pareho itsura. Siguro hindi. Pero, ano pinagkaiba mo? Pareho lang kayo ng sineserve. Pareho lang kayo ng ino-offer. So, kung ano nangyayari sa top earner, it will happen to you. Kilos lang. Trabaho lang. More committed. More focus. More promise sa sarili. Huwag sa ibang tao. Pangakuan mo sarili mo, damay na sila. Pero tuparin mo unang pangako sa sarili mo. Ano yun? Yung puputulin mo ang tanikala ng kahirapan na minamana ng mga magulang na ipamamana pa sa'yo. As a plano mo, ipamana mo pa sa anak mo, ang kapal na mukha mo. Pwede naman putulin, tapusin. Tama? Yes! Kung ikaw ang breadwinner,
Kung ikaw ang breadwinner, panindigan mo. Kung ikaw ang breadwinner, tanggapin mo ng buong buo sa puso mo. Bakit? Pinakita na sa iyo yung power to generate. Binigyan ka na ng pagkakataon, huwag ka nang bumitaw. Gawin mo ng tama ang negosyo. Amen? Believe, learn, plan, copy, action, and of course, enjoy, help, develop, motivate, inspire, and serve. Dadating ang panahon, magsasalita ka rito. Mag-intro ka lang ng speaker natin, malaking bagay na, that service. And you will be developed more. Diyan magsisimula yan. Sa inyong mga small talks, sa inyong mga small gatherings, have a participation. Huwag yung puro kaasa. Minsan kasi sinabi, ikaw magsasap, walang ganyang utama. Ang sabi nyo, sasali lang ako, may magsasalita pa. Huwag ganun. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang ganun. Pag pinagsalita, magsalita. Hindi ito contest ng pagalingan magsalita. Hindi contest ito. Contest ito sa sarili mo kung saan pupunta yung pangarap mo. Yan ang titingnan mo. Sa pupunta pangarap, imagine mo, nag-aabot ng kotse ang ahente sa anak mo. Pero siyempre, kotse mo yan, pinatanggap mo lang sa anak mo. Ang sarap ng pakiramdam na yan. May family car kayo. May bahay kayong matatawag. Pagtanda mo, biking-biking pa din. Ha? Tapos meron kang savings by the millions. Meron kang time freedom na tinatawag. And of course, dapat ito lagi ang projection mo. You will have wealth sa kaliwa. You have health sa kanan. Ang waiting mo, happiness. Kasi papantayan mo pa yan ng mga iba pang mga gusto mo sa buhay. On that note, ladies and gentlemen, thank you very much for attending. Pag-ipatay, pag-ipatay. Sa mga sinabi ko, I hope may natutunan. Kung meron po kong na-offend sa aking mga sinabi o sa mga manonood ng videos ninyo, kung meron pong ma-offend sa aking mga pinagsasabi, isa lang po ang aking masasabi sa inyo. Bahala ka sa buhay mo. Dahil sa tanang nararamdaman ko, lahat ng sinabi ko, pag tinanggap mo ng tama, makakatulong sa'yo. Pero pag tinanggap mo mali ang sinabi ko, paki-check ang sarili mo, baka tinamaan ka lang. Tama? Hindi ako nangahaway, tayo'y nagpapaalala lamang. I don't mind, i-message mo ako, sir, ba't ganito ka magsalita? Ang reply ko lang sa'yo, hehehehe. Dahil alam ko, ang sinabi ko, from the very start, yan ang itinuturo natin, take it or leave it. Tama ba? Yeah. Hindi perfectong training natin. Walang perfectong training. Bakit? Because every day is a learning process. Araw-araw may matututunan ka. Alam ko, may nakaupo dyan, mas magaling magsalita. Hihintayin lang natin ang oras mo na ito naman ang ipakikilala ko sa stage nito. Tama ba? Sino ko sa mga pinunaryo? Taas ang kamay! Walo lang. Walo. Sino gusto maging milyonaryo? Taas ang kamay. Pito na lang. Pito. Mga kababayan. Ako ang pangusulawat. Paano? Basta ako, sama-sama. Wala kaibigan. Wala kapag-anak. Kapit, pwede. Sama-sama po natin gawin. Ayaw ka tayo dito? Ang ipag-subilism. Sundin lang ako po natin. Nagtawa ako ng konstitusyon. Ipaglaba na ako pa ng mga pangarap. Ako yung nakakago. Wala tutulong sa primero. Kasi ang kasino, Pilipino.
Sino gusto ng millionaire para sa buwan? 12 lang, 12. Sino gusto maging millionaire para sa buwan? Wala na, 6 na lang ulit. Last, sino gusto maging millionaire para sa kamay? 8 lang talaga, 8 lang, 8 lang talaga! Kung naniniwala ka, nakasama ka sa 8, tumayuhan! Congratulations, thank you very much, thank you, thank you, thank you. See you next time, see you next time. Power!